ngayon po ay Luksang Parangal po mula po sa Federasyon ng Sangguniang Kabataan ng Bulacan para sa ating kapatid na iginagalang Pierre John Dave Esguera. Sisimulan po natin yan ng pagbungad na panalangin at pag-awit ng pagbansang awit. Tinatawagan po si Ginoong Rogelio Villasenor, luto ng taga-Bamayapa. Ang lahat po ay inaanya magsitayo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin at kami ito. Nandito kami, Diyos. Pagkasaan, may nakihintay ang aming kapatid. Alam ko, Diyos, na malungkot, mahirap, ang mawala ng isang kapatid. Subalit, alam ko, Diyos, na ikaw nakakaalam ng lahat ng bagay. Hawak mo ang aming buhay. Ikaw may karapatang magbigay ng tutugawin, may karapatang bumawi. Nadalayan ko, Diyos, sa mga naiwan ng aking kapatid na ito, alimin mo sila. Bigyan mo sila ang katatagan ng kanilang pananampalataya, O Diyos. Ano man mga problema at sulit na nila, iyong magkatagpuhin, Panginoon, upang sa kanilang naiwan, O Diyos, ay lumakas ang kanilang loob. Maraming po salamat at sa gabi ito, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang aming gagawin simula hanggang sa matapos ang Luksang Parangal ito. Ito po ang aking sagot panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lahat ng narito ay magsabi ng malakas na Amen. Amen! Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ay muli ay binabati ko po kayo ng isang magandang gabi po. Una po sa lahat, una pong pasisimulan ay nais ko po magpakilala. Marahil po ay nagugulim po kayo dahil at nagpahal sa ating kapatid Kier and Dave Besgen. Sa gilid ko. Okay, kapatid, maaari na mo natin simulan ang Luksang Parangal sa Federasyon ng Sangguniang Kabataan ng Bulacan. Muli po, nais ko pong magpakilala sa inyo. Ako po si Lenra Natividad, dating pong youth officer ng Malolos at ngayon po ay nasa pamahalang lalawigan ng Bulacan kay Vice Dostro. Si Kier po ay nakasama ko na rin since 2000
nung naluklok ko siya bilang Pangulo ng Pederasyon ng Bayan ng Pulilan. Si Kier po ay isang napaka marunong makinig at laging humihingi ng tulong. Ang lagi pong sinasabi po ni Kier, Mami, nakakaingit naman ang ibang bayan kasi ang lalaki ng pondo nila, nakakapag-seminar na sila. Paano kaya kami? Gusto kong i-training yung mga kasama kong SK chairman sa akin nasakupan dito sa bayan ng Pulilan. Gusto kong magpa-seminar ni Kier noong 2019 to 20. Kaso lang po, nagkaroon po ng pandemya. Ang huling conversation po namin ni Kier ay nung nasa hospital na po siya. Ang sabi po niya sa akin, Mami, mukhang hindi ko na po maayos yung paggawa po ng seminar or pag-training ng mga SK ko dahil ako ay may karamdaman. Simula po noon, nagkaroon din po ng seminar yung Pederasyon. Hindi na rin po namin siya nakakasama dahil sa dinadala po niyang karamdaman. Kaya po sa punto pong ito, ay tawagin po natin ang mga kasamang paglilingkuran sa iba't ibang bayan o lungsod sa lalawigan ng Bulacan. Anak, napakahirap mag-host pagka ganito. Kasi iba yung feeling pa nasa gilid mo or nasa kanan ko si Kier. Kaya po, nais ko na pong ipagpatuloy ang luksang parangal para sa ito, kapatid na Kier John Dave Esguerra. Nais ko pong tawagin, nakasama po sa paglilingkuran ng Pangulo rin ng Pederasyon ng Bayan ng Hagunoy. Tawagin po natin si ginagalang Carlo DJ Kuja. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po yung dating madalas din po kasama ni Kier. Nakakalungkot lang po. Dalawa na po sila. Yung mga kaibigan po namin dati, si Malolos din po. Dating SK, ngayon po, magkasama na po sila. Kasama na po nila si Lord. Isa lang po masasabi ko kay Kier, napakabait po niyang kaibigan, napakakwela, halos palagi rin po makulit, masiyahin. Nung nakaraan nga pong Christmas party namin, nagulat po kami dahil alam po namin na nagagamot po siya. Ay naka-attend po siya dun sa Christmas party po namin at nakita po namin, akala po na ay parecover na po yung kaibigan po namin na si Kier. Tapos nabalitaan na nga lang po namin, nagkagulatan po kami sa GC na maalam na po pala si SK Kier. Meron pa nga po siyang pinaplano dahil po yung sa amin po sa bayan ng Hagunoy, meron din po yung Intertown. Pinaplano po niya na sumali po yung bayan ng Pulilan upang i-representa po yung bayan nila sa volleyball. Ngunit ngayon po ay hindi na po niya maabutan at magagawa yung pangarap niya na makalaro po yung mga kabataan niya dito sa bayan ng Pulilan. Kaya po siguro hanggang dito na lang po. Napakabait na tao po ni Kier at alam ko po na lahat po na nandito ngayon ay isa rin po kayo sa nakakita at nakasubaybay po sa kagandang loob ni SK Kier. Maraming po salamat. Maraming salamat, Konsehal Carlo D. Kuja, mula po sa bayan ng Hagunoy. At pakikiabot din po ng pakikidalamhati at pakikiramay mula naman po sa bayan ng Angat, Konsehala Cindy Furl Valencia. Sa ating lahat po na nandirito. Unang-una po, nais ko pong
sabihan ng pakikiramay po ang pamilya po ni iginagalang Kier Esguera po na kasamahan po namin sa federasyon po. Si Kier po, since 2018 po kami magkakasama, simula po nung naloklo kami sa bilang pangulo po ng mga pambayang federasyon po. Isa pong napakabuting kaibigan po ni Kier. Nakakalungkot nga lang din po na dalawa na nga din po yung nawala po sa mga kasamahan namin. Una po yung SK Federation po ng Malolos. Tapos ngayon po si Kier. Mapakabuti po talaga niya kaya lahat po kami na kasamahan niya eh nalulungkot po sa bigla ang nangyari. Last December po, nung Christmas party po nung federation po namin, nakasama pa po namin siya. Tahimik lang po siya sa isang tabi. Naalala ko nga po, nilapitan ko pa po siya ngayon, kinamusta ko. Kamusta ka na? Tapos sabi niya po, okay naman daw po siya noon. Tapos, nung last Sunday nga po, nagulat kami na, may nag-chat po sa group chat namin na wala na nga doon po si SK. Kaya, ayun po, nalulungkot po kaming lahat. SK, kung nasan ka man, sana gabayan mo pa rin kami mga kasamaan mo, lalong-lalo ngayong pamilya mo. Maraming salamat po, Konsehala Cindy Pearl Valencia mula po sa Bayan ng Hanggan. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang pakikiramay din po mula sa Bayan ng Balagtas, Konsehal Alicia Stephen Yalo. Mukha daw pong hindi kakayanin din eh. Likon si Stephen. Ngayon po ay pakinggan po natin mula po sa bayan ng DRT, Konsehala Sheila May Valencia. Susundan din po yan mula po sa bayan ng Bukawi, Konsehala Jamela Charis Mendoza. Unang-una po sa lahat, isang magandang gabi po sa lahat po na nandito ngayon. At uunahin ko na rin po ang taus-pusong pakikiramay ko po sa pamilya po ng malapit ko pong kaibigan na si Kier. Alam niyo po, sa lahat po na nandito ngayon, ang masasabi ko po, life is like a book. It has its ups and downs, it has its significant chapters, state of climax, knowledge of lessons, and as always, there is a beginning and an ending. That's why in every chapter that we have in our book that God has given to us, we must fulfill it with long-lasting memories that we can keep in our heart and souls. Ako po, ever since po 2018, nakilala ko na po si Kier. Ako po yung SK Federation President ng Bukawi. And nais ko lamang din po ibahagi sa inyo na simula pa lamang po nung maupo po ko noong 2018, naging malapit na po talaga sa akin si Kier kasi bukod po sa syempre, pare-pares po kami ng trabaho, ng mga obligasyon, pero si Kier po kasi kahit sino pong tao ang makaharap niya, talagang magiging close po kayo kasi talagang hindi po siya nakikibagay or talagang hindi po siya namimili ng kasama. Naaalala ko po nung mga panahon na yon, kaya kami mas naging close kasi nung pumunta po kami ng Baguio kasama yung Federation Presidents po ng Bulacan. Syempre, naglalaro po yung mga kasama naming SKs noon. Yung nakakatuwaan po. Pero kahit man po meron o wala po si Kier, hindi po siya o wala pong dalawang isip na wala pong dalawang isip kasi meron o wala po siya, nagbibigay po siya sa tao.
As in, very, very selfless po ni Kier. Noong mga time na yon, meron siya, naging generous siya sa lahat ng federation, talagang kung meron siya, magbibigay siya. Kahit wala, gagawa at gagawa siya ng paraan para makapagbigay. Si Kier po, mas naging close po kami. Kasi sa totoo lang po, alam naman po natin sa lalawigan po ng Bulacan, hindi po ganun kadali na magkita-kita po kami regularly. Kasi syempre, may kanya-kanya po kami trabaho, may kanya-kanyang obligasyon po. Pero every time po na nakikita kami ni Kier, mas nagiging malapit po kami. Kasi po, syempre, umaating po kami ng meetings, meron din po kaming seminars, at madalas ko po talagang nakakasama si Kier. Sa totoo lang, si Kier yung isa sa pinakamalalapit ko po sa Federation. Kasi talagang very at ease po ko sa kanya. Kahit anong ikwento ko, tatawanan niya lang yan. Kumbaga, pagkakatiwalaan ko po talaga siya ng sobra-sobra kahit anuman po ang kwento ko. Nung nakaraang araw nga po, tinanong ko po si Tita, sabi ko, Tita, bunso po ba si Kier? Sinabi niya nga panganay. Kasi nag-iisip din ako bakit ang tawag ng Federation ng Lalawigan ng Bulacan is bunso kay Kier. At doon ko na-realize na kaya tinatawag siyang bunso ng aming federasyon. Kasi, di ba, tulad ng isang bunso, siya ang nagbibigay ng kaligayahan sa grupo o sa isang pamilya. And yun yung binigay sa amin ni Kier sa loob ng ilang taon na yun sa aming federasyon. Kasi talagang very joyful si Kier. Napakamasayahin. Kahit alam namin marami siyang problema, makikita mo siyang nakangiti pa rin. And up to last year, nakita kami November, kinamusta ko siya, nagkaroon ng Christmas parties. Kahit man hirap na hirap siya, syempre nagkikimo siya ongoing. Pero talagang pinilit niya na umattend sa lahat ng pwedeng Christmas parties. At makikita nyo na kahit man alam natin na may pinagdadaanan po si Kier, ay patuloy pa rin po siyang nakangiti. At iniinda at kinakaya po ang lahat para po malagpasan ito. At alam naman po natin na kahit man po nakakalungkot na hindi na po natin kasama si Kier. Pero tulad nga po nung sinabi ko po kanina, ang buhay po natin ay parang isang libro. Lahat ng libro may purpose. And I know and I truly believe na yung purpose ni Kier dito sa mundong ito ay nagawa na niya. At patuloy natatatak sa puso ng bawat isa. Kaya sa minamahal kong kaibigan na si Bunsong Kier, mamimiss ka namin, lalo na sa mga seminars. Sa lahat ng gatherings natin, mamimiss kita. Thank you po. Maraming salamat po si Hala Jomela Charis Mendoza mula sa bayan ng Bukawi. Ngayon naman, pakinggan po natin ang pakikiramay mula po sa lungsod ng Malolos, Konsehal Patrick S. De La Cruz. So, isang magandang gabi po sa lahat po ng mga nagmamahal kay SK President Kier. Pipigilin ko pong hindi umiyak ngayon, pero ito ho yung pinaka-ayaw kong parte ng pagiging SK ko. Dahil tulad nga ng mga binanggit ng aking mga kasamahan po sa mga SK President ng Bulacan, pangalawa na po ito na ako po ay magsasalita. Dahil yung pinalitan ko po na SK Federation President ng Lungsod ng Malolos ay sumalangit awa. Di ko rin ho natapos yung aking pananalita dahil ito ho yung weakness ko. Ngayon ho, si SK President Kier magsasalita. Magsasalita ako ngayon. Alam niyo ho, ito ho yung tao na to, hindi pa ho kami magkakilala. Unang pasok ko pa lang po sa SK Federation Bulacan. Though lahat naman po ng mga kasamahan ko sa province, sobrang mabait po yung welcome po nila. Pero ito pong taong to, lagi ho kami magkausap nito tuwing gabi. Napakaganda po ng welcome niya sa akin dahil nung nakaraan lamang po, nagkaroon po kami ng seminar ang Malolos. Ito po tumawag sa akin
dahil nagbabalak po siya sa buong bayan ng Punilan, sa lahat po ng mga SK niya na naririto. Maganda po yung plano ng inyong Pangulo sa inyo. Magpapaseminar po sana siya dito sa Baguio City. Pero mukhang hindi nga po matutuloy dahil ito nga po yung nangyari dito sa aming kapatid. Pero naniniwala po ako na yung kasamahan niya, yung magpapatuloy ng kanyang journey. Alam ko kung ano ho yung nasimulan ng bunso. Tuloy-tuloy lang. At mahal na mahal namin po yung inyong pong minamahal na SK Federation President. Alam ko kaya sa pamilya po niya, mananatili po siya sa puso namin. Alam ko po na hindi po kayo nila papabayaan. So hindi ko na po papabayaan yung aking panalita. I love you, Kerr. Mahal na mahal ka ng SK Federation, Bulacan. Ilamang po, maraming salamat po. Maraming salamat mula po sa lungsod ng Malolos, Concejal Patrick de la Cruz. Ngayon naman, pakinggan po natin ang pakikipdalamhati mula sa bayan ng Claridel, Concejala Aileen San Gabriel. Puso'ng pakikiramay po sa pamilya po ng ating kaibigan na si Kerad, sa inyo pong lahat na nagmamahal at patuloy po na nagmamahal pa para kay Ker. Actually, hanggang ngayon po, hindi po ako makapag-construct kung ano po ba yung dapat mong sabihin dito, kasi hanggang ngayon po ay hindi ko po matanggap na wala na po si Ker. Last June 2022 po, bago po ma-discover na yung sakit ni Ker, magkasama po kami sa Boracay. Sinasabi niya na, meron ako parang laging masakit yung tiyan ko, ganyan. Sabi ko, magpa-check up ka, sasamahan kita. Sabi ko, ako na nga po yung nag-initiate na, sige mag-ana tayo, magpa-check up tayo, sasamahan kita sa doktor ko, ganyan. Hanggang nga po sa nalaman ko, August, parang July, August na po na yung situation po ni Kerr ay ganito na. Kaya po ako yung unang-unang tao na nalulungkot sa sitwasyon po at nangyari po kay Kerr, dahil ako rin po yung kauna-unahang tao at isa po sa pinakamalapit po kay Kerr. Si Kerr po, halos lahat po ng biyahe namin ay siya po ang kasama ko. Napakabait pong tao dahil sino ba naman pong tao ang susundo sa akin sa dulo pa po ng Claridel para po makarating po kami sa aming pupuntahan. At hindi po yan nagdalawang isip na hindi ako ihatid, dahil every time po nasusunduin ako sa bahay namin ay alam ko po sa sarili ko na safe po ako makakarating sa bahay. At si Kerr po yung taong punong-puno po ng pangarap. Alam niyo po yung bahay po na ito. Pagkaupo pa lang po namin sa SK, sabi niya, pangarap ko na makapagbuo ng bahay para sa pamilya. Pangalawa, pangarap ko na pagkatapos ng term ko, patuloy akong mamahalin ng mga tao. Kasi never po ipinaramdam ni Kerr sa amin, sa mga kaibigan niya, at sa mga taong malalapit sa kanya, na yung hindi pa... Basta ang gusto lamang po niya, patuloy na maramdaman ng mga tao sa paligid niya yung pagmamahal niya. Siya po yung tao na kahit awayin siya, na kahit patuloy siyang ibaba ng ibang tao, lagi kong sinasabi na yung mga tao ang binababa, patuloy tayong itataas. Kasi same situation po kami ni Kerr, yung journey namin dito sa SK, hindi po nagkakalayo. Marami pong mga tao na magda-down para sa... magda-down sa amin, pero palagi kong sinasabi na ikaw yung pinakamagaling na surfer. Dapat matutunan mo sa Kerr yung alon. At yun po yung ginawa namin. Patuloy po siyang sumakay sa alon, gano'n man kalaki o gano'n man kaliit. Patuloy siya, nagpatuloy lang siya dito sa paglilingkod namin. At sa pagkapatuloy namin, nakita ko kung gano'n siya katatag. Hindi lamang sa paglilingkod, gano'n din siya katatag noong panahon na nandito na siya sa sitwasyon niya. Patuloy siyang lumaban. At alam ko po na si Kerr ay lumaban hanggat sa makakaya niya. At hindi ko na po papakahabaan pa.
Alam ko po na si Kev po ay nasa mabuting kamay na po ng ating Panginoon. At pagmamahal na po ng Diyos ang maghahatid at iyakap sa Kanya, sa Kanyang paglalakbay. Maraming salamat. Maraming maraming salamat po, Konsehala Amy San Gabriel, mula po sa bayan ng Plaridel. At ngayon naman po, pakinggan po natin ang mensahe at pakikidalamhati mula po sa tanggapan ng PYS Peso, na naging katuwang din po niya sa mga programang di lang sa bayan ng Pulilan, kundi din po sa lalawigan ng Bulacan. Atin pong tawagin, Attorney Kenneth Ocampo Lantin. Magandang gabi po. Sabi po nila, kapag ka alam mo na yung hangganan ng buhay mo, alam mo kung kailan ka hihimlay, ang kauna-unahan mong gagawin, i-fulfill yung bucket wish mo. So yung gagawin mo yung gusto mong gawin, na hindi mo pa nagagawa, o kaya gagawin mo yung lagi mo nang ginagawa pero nagpapasaya sa iyo. So habang nakikipagkwentuhan ako sa family ni Kier, ni SK Kier, sure ako doon na kahit malungkot tayo dito lahat ngayon, up to the last moment, masaya si Kier. Yung last moment niya dito sa atin, sa mundo natin, kesa itulog niya, ipagpahinga niya, o kaya i-enjoy niya sa sarili niya, alam ng family niya yon, in-enjoy niya dun sa mga taong nakakasama niya, tsaka yung mga gusto pa niyang makasama. So I'm very sure kahit malungkot tayo dito lahat ngayon, darating ang araw, lilipas din tong kalungkutan natin kasi alam natin, magaan natin siyang mapapaalis dahil nag-enjoy siya sa buhay niya. So, diba parang one death is too many. Pag may namatay na tao, ang dating sa atin, tragedy. Pero pag namatay yung madami, aksidente yun o kaya statistic. Kasi nga, binavalue natin yung buhay ng isang tao. Kaya maganda na meron tayong nakagisna na eulogy. Kasi nga, up to the last moment, last day, na kapiling natin yung katawan niya dito sa lupa, nabibigyan tayo ng pagkakataon na i-remember kung paano siya, kung gano'n siya kasaya, di ba? Ako kasi maaalala ko si Kier, yung tipong tao na pag mumitel, ito lahat ng gilagid. Kahit naka-face mask siya, pag ngingiti siya, umakit yung ngiti sa mata niya. Tapos kahit malungkot na yung kinukwento niya, kasi ito yung last moment namin magkasama, pinagkukwentuhan namin yung mga problema niya, yung mga challenges and battles niya bilang SK. Sabi ko sa kanya, Kier, despite of that, masaya ka ba? Ay, oo, masaya po ako. Sabi niyang ganon. So, pinakita niya sa akin, sa cellphone niya, yung lahat ng pictures ng mga taong nagpapasaya sa kanya. Yung mga recent na ginawa niya na, ewan ko, travel ata yun, or tambay with friends. Tapos, tawa lang kami ng tawa. Sabi ko sa kanya, Kier, ganyan lang yan eh. Kasi, may gawin ka, or wala kang gawin, maraming tao, maraming masasabi sa'yo. Ang importante, kung paano mo dinadala yung sarili mo. So, yun yung aming last conversation ni Kier na nakita kami sa Pulidan. So, yun. Masasabi ko, na-fulfill niya lahat ng gusto niyang gawin, hindi lang sa trabaho. Kasi tayo, madalas natin siyang maalala that SK Federation President siya ng Pulidan. But I'm pretty sure na gawa niya lahat ng gusto niyang gawin bilang kapatid kay Kay, at bilang anak sa kanyang mga magulang, bilang pinsan sa kanyang mga kamag-anak, bilang pamangkin sa kanyang mga tito at tita. So yun. Sabi nga nila, di ba, life given by nature is short. In fact, hindi pa nga natin alam kung kailan niya matatapos eh. Pero the memory of a life well spent is for eternity. It is eternal. So sana maalala po natin lahat yung magagandang memories na iniwan sa atin ni Kier, kasi yun lang yung meron siyang naiwan sa atin habang siya ay naglalakbay pabalik pa sa ating ama. So nakikiramay po, buong puso kaming nakikiramay sa pangalan po ng tanggapan ng Provincial Youth for San Peso at ng Provincial Government of Bulacan. Gusto po namin yakapin kahit alam po namin na hindi mapapawi yung lungkot sa kanyang mga magulang
Nandito lang po kami. Umalis lang po si Kier. Marami po siyang naiwang tao na alam ko po darating ang araw ay makakatulong at makakatuwang din po niyo. So, nakikiramay po ako lalo na po sa kanyang mga kasama ng SK Federation President. Kasi ako hindi po ganun kahaba yung aking relationship with Kier. Napaka-short-lived ng aming pagkikita at pagsasama. Pero sabi nga nila, Jam, ng mga ibang SK na nagsalita dito kanina, is a very wonderful person in and out. Ibig ko sabihin, kahit hindi natin siya nakilalang SK, kung nakilala ko siya bilang kaibigan, I'm pretty sure magkabeshi kami. At super close din kami. So sana po ay momentary lang ang ating kalungkutan. At igabay po natin, ipagdasal at palayain po si Kier. Dahil alam ko kung nasaan man po siya ngayon, siya po ay masayang-masaya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney Kenneth Ocampo-Lanting. At ngayon naman, pakinggan po natin ang pakiramay ng Pangulo ng Panlalawigang Pederasyon ng Sanggunyang Kabataan, Bukal Myron A. Nicolas. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Una-una po sa lahat, syempre pakiramay po ng Federasyon ng Sanggunyang Kabataan. Kasama ko sa mga po sa Sanggunyang Kabataan sa bawat ng pamilya, mga anak, SK, Kier, etc. Sa totoo lang po, pangalawang base ko pa lang po nagsasalita sa ganito. Una nga po, nabanggit na po ng ating mga kasama, ang aming pong kasama na si SK President Marcos, no? Sa SK Power, ngayon po kay SK Power. Pagbigyan niyo po ako at hindi po kasi ako sanay na tawagin si SK Kier na Kier. Kami po sa Federasyon, bagamat po ay isa sa mga panganay si SK Kier, kami po tinatawag po namin siyang bunso. Bunso po ang tawag namin sa kanya dahil siya po ang pinaturing ng bunso ng aming pamilya sa Federasyon. Nga po, nabalik na po na magkasama na po sila ng kanilang boss manager. Sila po ang boss manager sa amin, sa SK Power po, tsaka si Bunso. Bilang po isang lingkod bayan, alam ko po ang mga pagsubok at mga pinagdaanan ni Bunso, SK Power. Siya po ay isang matibay at isang taong handang maglingkod at magbigay ng kasiyahan at ibigay kung ano ang makakaya gagampanan ang kanyang papel bilang isang lingkod bayan para sa mga taong kanyang minamahal, kanyang pinaglilingkuran. Siyempre, si Bunso po bilang kaibigan, handang-handa po yan makinig kahit anong problema. Ang isa po sa pinaka naaalala kong alaala namin ni Bunso ay nung kami po ay nagkaroon ng SK Summit ng po sa Sangales. Si Bunso po, yung unang lumapit sa amin nung kami po ay nag-fellowship na, Bo, okay ka pa ba? Kaya pa? Pagod na, kuyak na. Ganon, sabi ko po, hindi, andyan na kayo eh. Basta nandyan kayo, okay ako, masaya ako. Siya po yung, si Bunso po kasi yung pinaka, lack of a better word, siya po yung pinaka jolly sa amin. Siya po yung pinaka, lagi mong makikitang masaya, nakangiti. Kahit alam niyo pong may pinagdadaanan, hindi po siya lilingon, hindi po siya tatalikod sa inyo, lagi po siya ngikiti. At lalo po nito, nung nakaraang pong Christmas party namin, bagamat po ay may ginarandam na po si Bunso, pumunta pa rin po siya. Sabi po niya, pupunta ko ako bukal. Hindi po ako papayag na hindi ako makakapunta. Yun nga po, ang Christmas party po naman. Talagang doon ko po naramdaman ang pagmamahal ni Bunso sa pamilya po namin sa Pedrosa. Siya po, talagang hindi po makapalitan ni naman sa amin pong pamilya ng Federasyon ay siya po talaga yung isang salita, isang banat, isang pagpapatawa lang, talagang nadadala po kami lahat. Wala pong
moment na kami malulungkot basta ko kasama si Bunso. Kaya kung nasaan man po si Bunso ngayon, alam ko kasama niya si Pao. At sila po ay chat na nagpukulitan na. Sigurado ko na masaya si Bunso. Kaya po hindi ko na po ako magpapahaba pa. Muli po, pakikiramay po sa pamilya. Alalahanin po natin, hindi po gugustuhin ni Bunso, ni Janjan, ni Skakir, na tayo ay malungkot. Ngayon po, okay po yan. Pero gawin po natin ang alaala po natin para po itong imahe ni Bunso ngayon. Lagi pong nakangiti. Hindi po yan papayag na tayo malungkot. Kaya yun lang po. Bunso, we love you. I love you. Maraming salamat po. Maraming salamat po mula po sa Pangulo ng Panlalawigang Pederasyon ng Sanggunian Kabataan, Bukal Myron A. Nicolas. At ngayon naman po ay iniimbitahan po natin ang Pamilya Esguera dito po sa harapan para po tanggapin ang pag-aabot ng kapasyahan at pakikidalamhati sa mga naulila. Tawagin din po natin si Attorney Kenneth Ocampo Lantin at Bukal Myron A. Nicolas. Kasama po ang mga kasama niyang Pangulo sa Panlalawigang Pederasyon ng Sanggunian Kabataan ng Bulacan. Para po basahin ang kapasyahan ng pakidalamhati sa mga naulila. Republika ng Pilipinas, Lalawigan ng Bulacan, Panlalawigang Pederasyon ng Sanggunian Kabataan. CP sa katitikan ng espesyal na pagpupulong ng Panlalawigang Pederasyon ng Sanggunian Kabataan ng Bulacan na ginanap noong ikasiyam ng Enero taong kasalukuyan sa pamamagitan ng Bayasu. Kapasyahan bilang isa sa taong 2023 sa kapasyahan nagpapaabot ng taustusong pakikiramay at pakikidalamahati ang Panglalawigang Pederasyon ng Sanggunian Kabataan ng Bulacan. Sa pangungunan, iginagalang Rover John Myron A. Nicolas sa pamilyang naulila ng namayapang si kapatid na ginagalang Kier John Davis Guerra ng Barangay Tibag, Bayan ng Pulilan, Bulacan. May akda, iginagalang Amy M. San Gabriel. Mga kamay akda, iginagalang Robert John Myron Nicolas. Pangulo ng Panlalawigang Pederasyon ng Sanggunian Kabataan, iginagalang Ronaldine Pordan. At lahat ng kasapi ng Panlalawigang Pederasyon ng Sanggunian Kabataan. Sapagkat si ginagalang Kier John Davis Guerra ay nag-alay ng panlungkulan sa Barangay Tibag bilang SK Chairman at 5 taong bilang Pangulo ng Pambayang Pederasyon ng Sanggunian Kabataan ng Bayan ng Pulilan. Sapagkat si ginagalang Kier John Davis Guerra ay nagpamalas ng dedikasyon sa kanyang tungkulin bilang lingkod bayan kung saan isa siya sa nanguna sa iba't ibang proyekto at programa para sa kaunlaran ng bawat kabataan sa kanyang nasasakupan. Sapagkat ang pagpano ni ginagalang Kier John Davis Guerra ay nakapag-iwan ng magandang alaala sa larangan ng paglilingkod sa ating mga kabataan dahil sa larangan ng kanyang kinabibilangan bilang isang mabuti at mapagmalasakit na leader kabataan. Sapagkat sa panahon ng kanyang pagtupad ng tungkulin na siya ay nagkaroon ng karamdaman at pumanaw nitong 8 ng Enero taong kasalukuyan, pakikiramay at pakidalamahati sa pamilya at mga kamag-anak ng yumaong si Ginoong Kier John Davis Guerra. Dahil dito sa mungkahi at akda ni ginagalang Amy M. San Gabriel, kasama na may kamay akda si ginagalang Robert John Myron A. Nicolas, ginagalang Ronaldin Pordan at lahat ng kasapi ng Panlalawigang Pederasyon ng Sanggunian Kabataan. Ipinasya
tulad ng dito'y ginawang pagpapasya na nagpapaabot ng taus-pusong pakikiramay at pakidalamhati ang Panglalawigang Pederasyon ng Sangguniang Kabataan ng Bulacan. Sa pangunguna ni ginagalang Rover John Myron A. Nicolas at lahat ng mga kasapi nito sa pamilyang naulila na namayapang si ginagalang Kier John Dave Esguera ng Barangay Tibag, Bayan ng Pulilan. Pinagtitibay ko na kapasyahan sa itaas na pinagtitibay ng Panlalawigang Pederasyon ng Sangguniang Kabataan ng Bulacan. Lagda, kalihim ng Pederasyon, iginagalang Crisanto Niño Caparaz, ipinagtibay ng Pangulo ng Panlalawigang Pederasyon ng Sangguniang Kabataan, iginagalang Robert John Myron A. Nicolas at mga kasapi ng mga pangulo ng miyembro ng Panlalawigang Pederasyon ng Sangguniang Kabataan ng Bulacan. Muli po, palakpakan po natin sa magandang hangarin ng ating kapatid na walang iba kundi si ginagalang Jen Kier John Dave Esguera sa magandang paglilingkod sa bayan ng sa Barangay Tibag at sa bayan ng Pulilan at sa lawigan ng Bulacan. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang tugon sa ngalan ng Pamilya Esguera. Muli po sa ngalan po ng tugon ng Pamilya Esguera. Muli po para sa luksang parangal ng Pederasyon ng Sangguniang Kabataan ng Bulacan. At ngayon po ay magsasalita po ang ama ng ating kapatid na si Kier John Dave Esguera. At ngayon po ay susundan naman po yan ng Sangguniang Barangay ng Tibag para sa luksang parangal naman po. Magandang gabi po sa lahat ng nandito. Bago po natin umpisahan yung luksang parangal para sa barangay naman po, panoorin po muna natin yung video presentation na ginawa para kay Kier John Dave. Thank you.
Muli po, magandang gabi sa mga kapamilya, kamag-anak, at sa napakaraming kaibigan at katrabaho ni Kier Jan din. Sorry kung matatawag ko si Jan Jan kasi hindi ako sanay ng iginagalang Kier. No. Siguro sa mga malapit sa kanya, alam nyo na ayaw niya nung medyo malungkot. So medyo gaanan natin. Para po umpisahan yung luksang parangal ng Sangguniang Barangay ng Tibag, hihingan po natin ang huling pananalita at pamamaalam sa mga nakasama niya sa tungkulin dito sa Barangay ng Tibag. Unahin na po natin ang Hepe ng Barangay Tandod ng Barangay Tibag, Hepe Ruel Ramos. Sige po, ihabol natin si Hepe. Mula naman po sa Lupot, Tagapamayapa, tinatawag po si Tita Bebe Arceo. Eh, tayo po ay nandito't magkakakilala. Magagalit po sa inyo si Jan Jan. Jan, oh. Naiintindihan po namin kung maiiyak po kayo. Speechless. Mula po sa Dupon, Brother Rick Sakdalan po, tinatawag po. Brother Rick. Mula po sa ating Lupon, Tagapamayapa. Brother Rick. Isang marugdob na pagkiramay po ang pinahabot ng aking pamilya sa pamilya ni ginagalang Gerjan de Visguera. Nakalimutan ko po pala yung dalangin. Dalangin Visguera po yun. Ako po ang isa sa mga kasamahan ni Jan de Visguera. Nasanay po kasi kami Jan Jan. Sapagkat nagkasama-sama po kami sa paglilingkod dito sa aming barangay ng Tibag. Ako po bilang isa sa kasapi ng Lupon Tagapamayapa ay nakikiramay higit sa lahat sa mga malalapit na kamag-anak, kaanak ni Jan Jan. Si Jan Jan po ay isang napakabait, napakamasayahin na katuwang sa paglilingkod dito sa aming barangay. Wala pong panahon na nakita namin siya na malungkot kahit ito mga nahuling sandali ng kanyang buhay dito sa aming barangay. Palagi po siyang nakangiti para hindi siya nauubusan ng kasiyahan sa katawan. Siguro naman po ay naggawa naman niya ang lahat ng kanyang pinapangarap para sa aming mga kabataan din sa barangay, sapagkat tinawag na siya nung nasa itaas ng ating mahal na Panginoon. Maaaring tapos na ang binigay na tungkulin sa kanya dito, at siguro naman sa itaas bibigyan siya ng panibagong katungkulan. Sapagkat sigurado po marami mga kabataan doon sa taas eh. Kaya't siguro siya magiging federasyon upang panlangit na kabataan parang kaya sa langit. Tinatanaw ako ni Jan Jan. Ito po si Jan Jan, parang ako na to ng mga dalangin. Parang ako na rin po siya ng mga isigera.
Dalangin po yan sa lola. Ay, sa tatay niya, dalangin. Sa lolo, dalangin pala. Ako naman po ay nasampit sa dalangin. Hindi po ako taga-Pinilan talaga. Napagpag lang po ako dito. Nung bumaha. Dahil sa San Miguel po, pag bumaha, nakararating dito ang tubig. Sorry po, pinipilit ko lamang pong alisin ang lungkot sa aking sarili kapagkat napakalapit po sa amin dyan. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makasama siya na balungkot. Palagi po siyang masaya. Basta nakita kami, kahit saan, nagbe-bless. Nagmamano. Dyan, alam ko, masaya ka na dyan sa kinararoonan mo. At nais ko lamang pong sabihin sa ating mga minamahal na kabarangay, ang kapanganakan po ng ating minamahal na si Dyan, ay ang araw ng kanyang kamatayan dito sa lupa. Yun po naman ang kanyang kapanganakan sa langit. Ayon po sa batas ng simbahan. Kaya kung ating ipagdiriwang kapanganakan ng ating kapatid na si Dyan, ang ipagdiriwang po natin ay ang araw ng kanyang kamatayan. Hindi ko na po ahabaan ang aking pananalita kapag ako po ay hindi naman po ako politiko. Kaya ala po kay kapangako. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kari. Maraming salamat, Brother Rick. Pag mahaba po ba magsalita, ganun po ba yung talaga? Opo, pwede naman po sa mga susunod po natin tatawagin. Okay lang po na hindi Care John Davis Guerra ang itawag po natin sa kanya. Pwede pong John. Dahil nandito naman po tayo sa ating barangay at yun po ang pagkakakilala po natin sa kanya. Pwede rin po maging masaya, ha? Kasi yun naman yung gusto niya. So, susunod po natin tawagan ang LLN. Lingkod Lingap Sanayon ng Barangay Tibag. Tess Papo. Masasabi na napakabait niya. Walang tao na hindi niya hihindian. Pag may umapit sa kanya, hindi niya makukuhang tumalikod na hindi man lang niya bibigyan. Yun lang po at nakikirami po ang yes family sa pamilya. Salamat. Maraming salamat. Sunod po natin, sasamahan po ng mother leader ng Barangay Tibag. Si Mami Batang de Guzman. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nakikiramay sa pamilya Isguera at Dalangin. Si Dyan po, kapitbahay namin. Maliit pa lang kapitbahay namin siya. Si Dyan po ang mabait na kapitbahay. Mabait po siyang kapitbahay. Basta kung may handaan sa kanila, parang na rin po akong dalangin family. Kaya nga po, lagi na lang ako nga doon. Natatawagin niya ako. Isang po pagka nagpapaluto siya ng ginatan sa akin, tsaka palitaw, ako lang po ito ang tuha. Kasi po talaga si Dyan, parang ano na po sa aking puso. Siya po talaga ay napakabait na kapitbahay. Napakabait na. Bauunin mo ang aming pagmamahal sa iyo.
Baunin mo ang aming pagmamahal ng mga kababaihan. Maaalala ka namin pagdating ng mga may... pagdating ng mga may... mga... ano, may mga activities sa barangay. Mamimiss ka namin dyan-dyan. Lalo na pagka magpapasko. Napakadami mo na iniligalo sa amin. Yan po ang aming kinatutuwan mga volunteer. Nagpakatotoo kayo mga volunteer. Talaga po si Jan-Jan eh. Parang anak ko na po yan. Talagang alaga po namin na noong araw. Maraming maraming salamat po sa lahat. Pasensya na po kahit hindi ko magsalita. Ang ganyan pa pong kahapon ng anak ko SK, mula kay SK Jerome de Guzman. Kasi po, pagpasensya na po at sila ba ay nasa Isabela. May hanap buhay po sila sa Isabela. Pagkakasama ang kanyang mga pinsa na si PJ at saka si Ryan. Ito po ang sabi ni Jerome. Mula kay SK kagawa Jerome, isang mabuting lingkod na kapataan at ng barangay Shikier. Sobrang mapagbigay at tatulungin. Kaya hindi ko malilimutan ang lahat. Hindi ko malilimutan ang lahat ng naitulong niya sa mga SK. Sa mga memories mula pagkabata hanggang sa makasama ko siya sa paglilingkod bilang SK. Hindi ko matatawaran ang iyong sipag. Saludo ako sa iyo, SK. We love you, SK. Mahal ka namin. Ilang pat salamat. Maraming salamat ang aming mami po. Sunod naman po sa mula sa Barangay Health Workers ng Tibag, ang ating BHW President, Iska Echevarria. Rosario daw po. Wala po sa Echevarria at Heronico family, hindi po ay nakikiramay kay Jan-Jan. Isang mapagmahal na anak, isang mabuting kaibigan, isang masayahin at matulungin tao. Yan si SK Care. Alam ko kung nasaan ka man, wala ka ng hirap na nararamdaman. Gabayan mo palagi ang mama mo, papa mo at si Ira. Panatili ka sa aming puso. Mahal na mahal ka namin, SK. Maraming salamat mula sa ating BHW. Ngayon po ay tumungo na po tayo sa mga nakasama po niya sa SK, ang kanya pong mga kagawad na pangungunahan po ni kagawad, SK kagawad Jason Pareiso. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kahapon ko pa sinubukang isipin at isulat ang lahat ng mga happy memories. Yung po ay hindi ko ginawa kasi baka ngayon ay wala akong masabi. So, Kier, KJD, SK, Press. Ano man ang tawag nila, ang mahalaga sa akin ay kung paano kita nakilala. Hindi bilang SK Chairman, kundi isang tunay at mapagmahal na kaibigan. Jan, thank you sa lahat ng pangaral sa akin at sa walang sawang pagsuporta sa amin mga SK kagawad mo. Ikaw yung SK Chairman na lahat ay gagawin para sumaya kami lalong-lalo na ang kabataan ng Tibag. Ngayon na iniwan mo na kami, alam namin na lagi ka pa din nandyan para gumabay. Makaasa ka na kung ano ang suporta at kasiyahan na ibinahagi mo sa kabataan ng Tibag ay ipagpapatuloy ko kasama ang mga SK kagawad. SK Care John Davis Guerra, maraming salamat at kailanman hindi ka namin malilimutan hanggang sa muli nating pagkikita. Ngayon po ay tinaanyahan ko po ang mga SK kagawad at Christine Maribondo, SK Charis Belena, SK Arisa Boacao, SK Secretary Leia Dalangin,
SK Treasurer Darwin Balancio para sa kanilang huling panalita para kay SK Treasurer. So hindi po ako nag-prepare ng kahit ano ngayon kasi gusto kong parang manggaling sa puso ko yung sasabihin ko ngayon. And masasabi ko lang po kasi sa mga hindi nakakaalam sa lahat, ako po yung lone opposition dito sa SK. And kahit isang beses, hindi pinafeel sa akin ni Kuya Kero na iba ako. Pinakaunang pagkikita ko kasama yung mga SK, sa talagang feeling ko super intimidating, gano'n. Pero wala, pinafeel talaga sa akin ni Kuya Janjan na ano, na welcome ako. And nakita ko talaga kung gano'n siya kagaling po na leader. And nakita naman ng buong barangay Tibag, diba? Lalo na nung panahon na, nung pandemic. Doon ko po na nakita talaga na naging solid, naging united yung buong mga SK. And siya talaga yung namuno doon. Na kahit sarado yung mga bahay, di ba, nagbahay-bahay kami. Kita niyo po. And pinakita po talaga ni Kuya John sa amin na kung paano ba talaga magbigay yung service ng pagiging mabuting leader. Na hindi lang siya tungkol sa posisyon, pero kung ano yung kaya mong maibigay. And malaking sobrang thank you kay Kuya John sa pagtitiwala niya. Wala na yung magte-text sa akin maya-maya na, Ariza, pwede bang ikaw yung mag-ano sa spoken word poetry? Ariza, pwede bang pa-check yung caption dito sa page natin? Maraming salamat sa ano, sa tiwala. And pinaramdam mo sa amin na hindi lang kami basta SK kagawad mo lang, pero ang mga kapatid mo na din. Pasensya na kasi hindi kami nagkita nung actually nung December 25 dahil magkikita kami. Pero hindi ko siya naabutan dito kasi umalis siya. And I just hope na nakita ko pa siya ulit, nakakwentuhan ko siya for the last time. Yeah, maraming salamat Kuya Kier sa nagawa mo dito sa Barangay Tibag, sa mga kabataan ng Barangay Tibag, sa lahat ng mga natulungan mo. At salamat sa pinakita mong leadership para sa amin. And bago po ako mag-end, babasahin ko lang din po yung kay SK Kagawad Eunice. Hindi madali ang mamuno, maraming kukwestiyon, maraming uusisa, maraming hindi maniniwala. Sa kabila ng mga ito, pinili ni Kier na tahakin ang landas na itong hindi madali, alang-alang sa mga kabataan ng Tibag. Bata pa lang kami, magkasama na kami ni Kier, elementary pa lamang po, sa choir at ngayon ay sa SK, ay magkasama na kami. Kita ko po kung gaano kamasayahin at matulungin si Kier, isang tunay na kaibigan na piniling maging mabuti sa lahat sa kabila ng hirap niya. Piniling maglingkod kahit minsan ay mismong pinaglilingkuran na ang umuusisa sa kanya. Piniling sulitin ang buhay para sa iba. At ngayon pong pinararangalan natin si Kier, hangad po natin ay panalangin. Panalangin po para sa kanyang kaluluwa at panalangin rin po para sa kanyang pamilya at kamag-anak. Tandaan mo Kier, mahal na mahal ka namin. At siguro para i-andalan din po nito, kahit naman po hindi sabihin sa amin ni Kuya Janjan na mahal niya kami, ramdam na ramdam po namin yon. Pero sinabi, nag-message pa rin po siya sa amin on his last days na talagang mahal na mahal niya po kami. Yun lang po. Thank you.
Sec, Leia. Magandang gabi po sa lahat. Isang si Care is isang mabuting kaibigan, kapatid, kabaryo na lahat ng vision niya sa aming barangay is lagi niyang ginagawa. Tulad lang na nitong huli na even na nagkaroon na siya ng sakit, nagbigay pa din siya sa amin. Kahit mas alam namin na kailangan niya. Bago magpasko, nag-message siya isa sa amin na ang sabi niya na mahal na mahal niya kami. Lagi namin tatandaan yun. Hindi ko rin makakalimutan na lagi niya akong ipapatawag na, Leia, I need your help. Pag may papagawa siya sa akin. At pag nangihingi din ako ng tulong sa kanya, hindi siya nag-aakibili na tulungan kami. Mahal na mahal ka namin, Kim. Maraming salamat po. Sige po, habang hinihintay po natin yung itong SK, punta muna tayo kay SK Charisse. Kay SK Treasure, Darling Balancho. Ayun, mahirap talaga. Lalo na kung napalapit ng 5 years. Yun. Tawagin natin si SK and Christine Bondo. Good evening po. Sa hindi pa nakakaalam, ako po is kasama ni Kier sa SK, tsaka pinsan din po niya ako. Na kasama niya po lumaki dito. Pagka-bakasyon, pupunta po yan dito. Kaya pag Sabado Linggo, dito po yan maghapon hanggang gumabi. Tapos naglalaro lang po kami. Yun yung mga alaala na gusto kong baunin ko. Sa pag-travel po, lagi kami magkasama niyan. Pag nakapag-book ako ng ticket, sabi ko, huwi, nakabook ako ng ticket, gusto mo bang sasama po yan. Tapos kapag siya naman yung nakasanap ng ticket na, sabi niya, uy, punta tayo dito. Sige, sabihin ko, sige, ganyan. Yun yung mamimiss ko na sa kasama ko siya sa pagtanda ko sa mga travel. Siya yung kasama ko. Sabi ko nga sa kanya, paano na yung Siargao natin? Kasi yun po yung sanang susunod namin na travel. Paano yung atin ka pa sa kasal ko, di ba? Mahal na mahal kita. Hindi nakakalimutan. Maraming salamat sa ating ma-emotional na mga SK Barangay Kagawad. Putulin ko lang po yung sa barangay, diba? Ganun po, para po. Ito po, binibigay ko po sa inyo ang ama ng ating barangay.
Yun. Isang magandang gabi ho sa inyo lahat. At alam kong punong-puno ng emosyon ang ating Luksang Parangal. At actually, ayoko tawagin na Luksang Parangal ito. Ito ay Celebration of Life of KJD. No? Si Kierjan Davis Guerra, Dalangin Esguerra. Ayan. So, may mga nilaan po kami na mga dapat pang mga magsasalita dito. Ngunit dahil nga po very emotional, ay pinili na lang po namin yung mga closest of the closest friend ni Jan Jan. No? So, isa po dito yung sa Corsilio. Yung Corsilio team po ni Jan Jan na kasama po niya lagi. Actually, meron din po kaming mga audio clip noong si Jan Jan ay nag-graduate ng Corsilio. So, plano kong patugtugin pero pagsalitain po muna natin dito sa ating harapan si Kuya Eddie at si Kuya Santi. Para magbigay ng kanilang last word para sa ating namayapang kaibigan at kasamahan sa paglilingkuran. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngayon po ng San Isidro Labrador Corsilio Team, Badge 349, ay kami po ay nakikiramay sa pamilya ng naiwan ng aming minamahal na anak sa Corsilio, si Brother Kierjan Davis Guerra. Hirap din yung emosyonal. Si Jan Jan po ay kapag po ni Kuya Eddie ay kami po yung naging tatay niya sa Corsilio. Kami po yung naging rector niya sa loob ng apat na gabi po sa Corsilio sa Malolos. Karamihan po ng mga empleyado ng munisipyo ng lalaki, mga job order po under po na nga sa Gunyang Bayan ng Pulila noon ay naisama po namin para sa mga panalang pag-aaral na yun nga po yung sa Corsilio. At kami po ni Brother Eddie, kami po yung naging rector o maging tatay po ni Milakir sa Corsilio noon. At ganyan din po, sa kaalaman din po niya, si Jan Jan po ang naging pangulo ng Batch 349 ng kanilang mga samahan, katuwang po si Brother Christian Ramos. Sa amin po bilang kasamahan sa Corsilio, talaga namang nung iniyaya namin si Jan Jan na sumama sa Corsilio ay talaga hindi naman siya nag-atubili na hindi sumama. Gayunpaman ay naisama pa niya yung ibang mga kasamahan sa munisipyo upang sama-sama sila na mag-aral ng mga salita ng Panginoon sa Corsilio. Yun po yung sa pagiging tatay namin sa Corsilio. Kaya kung tawagin po ako ni Jan Jan, anytime po yan napupunta sa munisipyo, kung saan kayo makikita ng mamano yung yayakap, tatay, ang tawag. Iba nga pong empleyado ng munisipyo, ganun na rin yung naging tawag sa amin. Hanggang sa konsyala po rin, sabi niya, bakit tatay ang tawag sa iyo ni Jan Jan? Sabi ko, kasi anak ko yan sa Corsilio. Si Jan Jan, kasama po rin po namin sa Dabber Cats. Nandito po kami makasama niya. Hanggang sa huli ng kanyang buhay, mulaan po siya nung nagkasakit po siya, talaga pong yung lagi yung gustong-gusto niya kaming makasama. Meron po kami mga birthday celebrants, buwan-buwan kung sino may birthday sa amin. Ay sinicelebrate po namin yung lahat. Meron handa o wala, ay nakikita-kita kami. Never na nawala si Jan Jan sa mga event na yon simula nung siya magkasakit. Pinipilit niya na dumating na makasama kami sa araw na kung sino yung may kaarawan sa amin. Hanggang sa huli na makasama namin siya nitong December 23,
ng Christmas party namin na ginawa namin dito sa Dampos sa resort ni Engineer Rose. Doon, alam na namin na sa mukha, sa katawan, ay nakikita na namin yung hirap. Pero hindi niya ipinararamdam at pinakikita sa amin yun. Pag tinatanong mo siya, laging okay. Laging walang masakit. Okay lang siya. Kami man, ganun kami sa Dower Couch, pilit namin pinapakita sa kanya yung pagiging masaya. Pilit namin siya pinalalakas yung loob. Pilit namin pinalalakas yung loob niya na lumaban kung ano man yung kanyang dinadala. Talagang matatag, matapang, at nakahanda si Pierre kung ano man yung mangyayari sa kanya. Gayun nga lang, sa maiksing panahon, ay tinawag na siya sa atin ng Panginoon. Sinasabi nga siguro, hanggang doon na lamang yung buhay talaga ni Pierre. Bilang isang leader ay naipakita niya kung ano yung dapat na gawin niya. Bilang isang leader kabataan, bilang isang lingkod ng simbahan, sa pagiging kursilista, choir, at sa ano, masamahan na simbahan ay naging aktibo si Janjan. Sa paglilingkod, sa pamahalaan, sa kabataan, ay hindi siya nagpakita ng kahinaan, puro kalakasan yung pinakikita niya kahit hirap na hirap na yan. Kahit gabi-gabi na umuwi yan, napupo yan, ay hindi siya nagpakita ng kahinaan sa mga kabataan na pilit niya nga pinakikita yung kalakasan para mapaglingkuran niya ang mga kabataan. At sa huli, Janjan, anak, maraming salamat sa mga araw, taon ng pagsasama natin. Marami tayong mga pinagsamahan, out of town, kasama si Kapitan Pohot, si Kapitan Tito. Masaya kami nagsama-sama sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Masaya kami pag tumatanggap kami ng award. Na alam namin lahat, no, kasi po magkakasama kami yan dati sa tourism. Si Consel Tito bilang chairman ng Committee on Tourism, si Kapitan Popo nakakasama namin, si Janjan bilang member naman. Kaya kami po ay tatanggap ng award national. Kami po ay talagang tuwan-tuwa at nakakasama kami sa pagtanggap ng karangalan para sa bayan ng Pulilan. Janjan, maraming salamat. Karangalan ng bayan ng Pulilan, karangalan ng Barangay Tibag, ang lahat ng iyong mga nagawa. Anak, paalam, pansamantala, makikita-kita tayo. Maraming salamat po. Actually, gusto ko lang paiyakin si Eddie. Naalala ba ito, Eddie? So, mayan na lang, ayaw mag-play. Ayaw yung pa-play ni Kier John Dave. Susunod naman po natin tatawagin ay magmula naman po sa aming sanggunian ng Barangay ng Tibag. Nandito pa si Kagawad. Ilan pa tayo dito? Apat? Asan si Consilito? Ha? Consilita? Sino pa? Consil Ogi nandito. Nandito si Consilito kami na dito. Sige, habang wala pa si Consilito, tinatawagan po dito sa aming harapan ang aming kalihim. Yan, nakagayak po iyan. Nakagayak po iyang umiyak. Ayaw ni Janjan ang umiiyak sa... Yan. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Natunan na po ang pakikiramay ng pamilya namin mula sa pamilya Pangilina, Tahime. Ayaw ko pong umiyak. Matapang ako dyan, diba?
kung nandito naman ako nung Miyerkules, bumubulong ako sa kanya. At alam niya naman kung gaano namin natin siya kamaalahan. Yun din po, bumubulong ako sa kanya na sabi ko sa kanya, SK anak, talagang mamimiss ka namin. Mamiss-miss ka namin dahil may mga pagkakataon po yan. Natatawa. Tita, ano ulam nyo? Pagka gusto niya ang ulam, Tita, sige po, diyan ako mananghalian sa barangay. Natatawag sa mama niya, Mama, dito na ako kumain. Hindi na ako uwi. Masarap ang ulam nila, Tita. Samantalang inabutan lang namang ulam, hotdog at saka kwek-kwek na luto ni Papotes. Masaya na siya noon. Tapos yan po, si SK, kada magse-seminar, o saan man niya naman siya, nasa pintuan pa lang o wala pa sa gate, sumisigaw na, Tita, nandito na ako. Nang ibig sabihin, nandito na siya, may pasalubong na sa amin. Talaga pong mamimiss namin yung mga ganong, ano ni SK, sabi nga ni Tita, ni other leader Badang, na mamimiss ka namin dahil sa mga binibigay mong pasalubong, sa mga binibigay niya maliit, malaking bagay. At totoo po yon, walang hinihindian si SK. Para din ang aming kapitan, walang hinihindian. Ang lahat ay pagkakaloob hanggang sa makakayanan nila. Hindi ka nila tatanggihan. SK, sabi ko nga bumulong ako sa'yo na talagang mamimiss ka namin. At ano ko lang sa'yo, mamimiss ka namin, pero sana paglisan mo, wag baka mamaya nasa nag-iisa lang ako sa barangay, bigla mong sasabihin, Tita, narito ako. Wag muna, susunduin pala. Wag muna, wala pa akong apo SK, alam mo yan. At isa pa, nagbili naman po ako sa kanya kay SK. Sabi ko, SK, sana pag alis mo, isama mo na yung ano namin ni Mami Badang. Hika namin ni Mama Badang para hindi na kami magkakaroon ng SH o sumpong ng hika. Muli, salamat anak, dahil sabi nila short, but truly naman, short but quality time. Talaga pong quality time ang binigay niya sa atin. Bata, matanda, lahat. Yan po ang inano niyang pagkano sa buong barangay at buong bayan ng Pulilan. Nakita niyo naman po. Dahil sabi niya, ang tao pag lumisan, malalaman kung sino ba siya. Kung ano ba ang naitatak niya sa mga naiwan niya. Sa mga taong makikiramay, sa mga taong makikidalamhati, at sa mga taong gagabay sa mga naiwan niya. Muli SK, anak, salamat. At sa muling pagkikita. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Secretary Dory, na kahit sa iyong karamdaman na nalag na pa po yan. Susunod naman po nating tatawagin ay andyan na po ba ang ating ingat yaman ng barangay? Ang ating Mami Hulit? Andyan ba si Mami? So kung wala pa po si Mami Hulit, kinaniyahan ko po dito sa ating harapan para magbigay ng kanyang huling paalam si Kagawad ng Ding Paraiso. Magandang gabi po sa ating lahat. At una sa lahat ay ang aming pakikiramay sa naulila at mayapang si Kier. O mas kilala at tinatawag namin Janjan. Nakikiramay po ang pamilya Paraiso. Malaking kawalan po ang batang si Janjan sa aming sanggunian. Dahil siya po ay batang punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng magagandang ideas. At napakarami niyang magagandang balakin para sa mga kabataan ng Barangay Tibag. Siguro, hindi lang sa Barangay Tibag, maging sa labas ng Tibag.
sa buong kulilan, sabihin na natin. Sadya pong napakalaking kawalan niya dahil masipag. Ang totoo po niya, nakita ko siya nung, hindi ako nagkakamali, December 23 or 24. Nakakulat ako nandun sa basketball court, sa covered court ng Tibag. At nagpapamigay ng regalo. Ang sabi ko, Jan, dapat nagpapahinga ka. Ayaw maglubay. Gusto ko pong magbigay ng regalo sa ating mga kabarangay. At pagkatapos po nito, sige po, uwi na ako. And then, ang natatanda ko, huling simbang gabi, nagkasama-sama kami, nagkasama-sama tayo ka, doon sa chapel ng San Pedro, nandoon din po siya. At yung mga sumunod na araw, yun na ang malungkot. Medyo hindi na namin siya nakasama at nasa ospital. Pero, alam mo, Jan, lumisan ka man dito sa mundong aming ginagalawan, hindi ka namin makakalimutan sa isip, lalong-lalo na dito sa puso namin. At yun lamang po, magandang gabi. Salamat po. Wala ka na makakatabi sa sesyon. Ang kainama naman eh, paraiso ang makakatabi mo sa sesyon. Dadalangin. Inipit niya ba na si Jan na nadalangin tsaka paraiso? Okay. Sunod naman po natin tawagan dito sa ating harapan, walang iba kundi si Concejal Jerry Reyes para mabigay ng kanyang huling pananalita para kay KJD. Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Kami po, mong pamilya Reyes ay nagkakaramay po sa pamilya ni Jan, Scare Family. Ito po sa lahat ng emotional na pagkakataon yung buksong parangan na to nakaka-touch parang ganun. Kasi sa lahat ng event ng barangay, kahit ako, pagbuhatin na ng bigas, lahat, medyo mingiti. Pero pag dito sa Tuksong Parangal, para pang lahat ng tao, malungkot. Dahil sa aming kapatid na sa Sanggunian, iiwanan na tayo. Kasi si Jan, isa sa amin sa Sanggunian, isa sa ama na rin ng barangay bilang sa kabataan. At sa buong Punilan, ng bayan ng Punilan, matatawag na isang ama ng ating bayan ng Punilan bilang isang kabataan. Sa memories ni Jan, maraming ginawa at marami rin siyang tawag dito. Maibabahagi sa mga kabataan lahat ng mga gampanin niya sa Sanggunian ng barangay, sa bayan ng Punilan, natupad naman lahat. At hindi natin siya kayang limutin dahil sa bihira din kasi sa kabataan na ganun ang nagiging tawag dito, panuntunan. Ayaw niya nung lahat ayaw niya nang may malungkot, gusto niya may masaya. Sabi nga ni Concejal Pariso na makikita mo siya na kahit na may karamdaman na, pilit pa rin yung tinutupad yung kanyang tungkulin. Ganun siya. Ayaw niya nung magkulang sa mga kabataan, na mga katandaan, sa mga PWD na yung mga konting ipamamahagi niya o hindi niya kayang ipamahagi. Lahat gagampanan niya. Para sa akin, si Jan ay isang kapatid, tawag dito, ama ng barangay sa kabataan at sa pamilya, siya rin ay isa sa masasabi mong napakabait na anak. Kaya Jan, saan ka man naroon, dalangin ko na ikaw ay maging masaya sa pupuntahan mo. Salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po, Concejal Jerry Pusa Reyes. Meow. Susunod naman po natin tatawagan dito sa ating harapan. Ang ating pong kagawad,
Philip Ato Catavia. Maraming maraming salamat, Kapitan Po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Napakahirap magsalita. Masarap magsalita sa ibang pagkakataon. Pero pagdating dito, hindi ko makaibukan yung bibig ko. Kanina, doon kami sa Kumon. Sabi ko sa kapatid ko, agahan natin ang sara ng Kumon. Kasi 7:30, meron kami luksang parangal kay Dandan. Kaya halapang alas 7, nagsara na kami. Hindi ko malaman kung ano lalabas sa bibig ko. Tulad ni Arisa, narinig ko kanina. Hindi siya nakapag-prepare o magsulat. Kumbaga, spontaneous na lang lalabas sa bibig mo yung gusto mo sabihin kay Dandan. Mas gusto kong tawagin siya Dandan tulad ng nasabi ng iba. Bihira ko siyang tawagin SK. Ang huli kong nakita sa kanya noong December 24, naawa ako sa kanya noon, Misa. Nakita ko katabi ni Eloy na malata siya noon. And at the same time, nung bago siya mawala ng hininga, andito kami lahat ng mga kagawad, hanggang meron pa siya hininga nga, ay nagpunta kami rito. Before that, panay ang text ko kay Eloisa, hindi sa GC. Kami yung dalawa may private, sa private messenger, ayoko nung nakalagay sa GC, sa grupo. Nagtatanong ako sa kanya, nag-update ako sa kanya, na ano na ba nagay ni Dandan. Ay ayun nga, sabi niya, nakausap nga daw niya yung pamaking kong nasa PDA, si Dr. Asam. At kung hindi daw maliwanagan yung ibang explanation ng doktor, tawagan lang daw siya. Eh, napakahirap nung pagkakaalis niya sa mga panahong ito. Napakabata. Sabi nga, at the age of 28, imaginin mo at the age of 28, ang dami pang pangarap na maitutulong niya sa atin. Siguro, kaya tayo pabalik-balik dito, lahat tayo, ano bang words na masasabi ko? Mahal natin si Dandan kahit nasa malayong lugar ka pa, mga kabarangay ko sa Tibag, mga kasamahan namin sa bahay ng Pulilan, andyan sila Vice, si Mayor, lahat po ng mga nagmamahal kay Dandan, pabalik-balik dito, halos gabi-gabi andito kami. Dandan, maraming salamat sa lahat ng at nakasama ka namin mula 2018 hanggang sa ngayon. Ang natanda ko nung nag-file kami ng candidacy, talaga naman pong full blast ang Barangay Tibag. Natatandaan ko yan, sa harapan sila, mga SK. Kami lang po yung barangay na nagpunta sa munisipyo na meron kaming mga layarban, may tugtog, parang piyesta. The only barangay sa Pulilan na nag-file ng candidacy from Kapitan hanggang mga kagawad and also from SK hanggang mga SK kagawad niya. Masayang-masaya kami. Ayun, si Arisa nga, sabi nga niya, nasa opposition party siya noong period na yon. Pero, hindi naging hadlang yung kanyang pagkapanalo at alam naman po natin na napakabait din naman ni Arisa at niyakap siya ng samahan lahat. Wala na akong masabi dyan dan. Maraming salamat sa lahat ng naiambag mo. Hindi lang sa Barangay ng Tibag, kundi sa buong Pulilan. Hindi lang din sa buong Pulilan dahil halos buong Bulacan ay nakarating siya. At sayang nga lang, sabi nga kanina nung nagsalita, ang buhay natin ay parang libro. May simula, may wakas. Iyon nga yung tinatawag nating the beginning and the end. Iyon yung Alpha at Omega na nakikita natin. Darating din tayo riyan. Lahat po tayo darating diyan. Muli, saludo kami dyan.
ang nag-iisang SK. Talaga namang saludo ako sa inyo. Maraming salamat at bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Maraming salamat, Jamjam. Thank you. At magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Konseyal Ato. Susunod naman po tatawagin ang aking pinsan at tsuhin din po ni S.K. Gear o KJD. Walang iba, si Konseyal Bando Esguera. Magandang gabi po sa inyong lahat na nandito. Bagamat nalulungkot po kami bilang pamilya sa pagkawala ang isa sa aming minamahal na kadugo na pamilya nga, ay kahit papano ay naiibsan po ang aming kalungkutan, lalo na't sa araw-araw po ay marami po kaming nakikita na nagpupunta sa kanya, na hindi lang naman po talaga kukonti yung bilang. Marami po, araw-araw po yan na patuloy po na nagpupunta. Hindi lamang po sa gabi, kundi maging sa araw. Kung yun po ay mamarapatin yung aking isipin, ay niisip ko po na yun siguro ay kahit papano ay nakapagpakita yung aking pamangkin ng kabutihan ng loob, at lalo na yung epektibo siguro ng paglilingkod sa kanyang nasasakupan, di lamang dito sa barangay, kundi maging dun sa buong Pulilan o lagpas pa dun, yung buong Bulacan, kamukha kang ina, yung mga kanyang kasamahan sa federation ay naging close sa kanya. So nakikita po natin, marami siyang mga kaibigan na hindi lang isang beses na paulit-ulit na pabalik-balik po dito sa kanya, at lagi siyang patuloy na pinupuntahan. Sa inyo pong lahat na nagpunta rito at palagi at hindi lang isang beses na paulit-ulit na nagpupunta, ako na po ay isa pa rin sa mga nagpapasalamat po sa inyo. Maraming pong salamat. Sa parte po ng Sanggunian, bilang isa rin na amin siyang kasamahan, bilang siya sa SK at kami naman ay mga kagawad, at yung isa niyang tsuhin, si Kapitan, ay aming kapitan ng barangay, ay talaga pong nalulungkot kami sapagkat nawala ang aming kasamahan. Gayunman, dahil na rin doon sa patuloy na pagkilala sa kanya, doon sa mga naunang mga pananalita na mga narinig natin, ay masasabi kong nais ko pong magpugay sa aking pamangkin na kay SK Janjan, dahil sa maiksi niya na panahon na panunungkulan ay palagay ko yung epektibo po niyang napaglingkuran at napagtagumpayan niya na maipakita ang wastong paglilingkuran. Ang totoo, nung mga panahon nga na yun na siya ay medyo nalaman na namin na meron siyang karamdaman, meron pa nga siyang napipintuno na project dito sa Dibag. Sa kagustuhan niya na patuloy na pasayahin yung aming ating barangay, itong barangay Dibag, ay mayroon pa rin paliga ng basketball na tinuloy pa rin namin sa pamamagitan na rin ni Kapitan Popot at nasa Sanggunian, kasama na rin yung iba niyang mga kaibigan sa Sanggunian Bayan, ay napagtagumpayan naman po na natapos yung liga na yon. Alang-alang na rin kay Janjan, dahil isa yun sa kanyang kagustuhan ng mga panahon na yon, na sana ay maumpisahan at matapos ng maayos. So hindi ko na po pangahabain pa, masasabi ko lang kung saan man ikaw dyan naroroon, sana ay mapayapa ang iyong maging paglalakbay patungo sa ating Bombay Kapal, at tatandaan mo, pinagmamalaki ka namin.
Maraming salamat. Susunod naman po nating tatawagan dito sa harapan ang kanyang kaibigan na asa ba si Konsehalo? Ogi. Hindi ko na po siya ipapakilala. Magandang gabi po ulit. Ako ulit. Dami pong nasabi kay Janjan ano po. Mabait. Pero magkwento po tayo kung hanggang na ako sa lamin na, para ready. Sabi ko sa kanya, kaya ko to eh. Sabi ko lang kaya Ann. Lay, kaya ko to na. Sira ulo yun eh. Mayabang pero hindi maarte. Maarte dahil ayaw niya nung pangit yung ipapakita. Pangit yung... Ayaw niya. Basta ayaw niya. Natatandaan ko po nung time na pandemic pa po ito. Hindi pa po siguro alam nila Tita Vicky ni ng secretary ng barangay, Tita Dori. Tita Let. Nagpaayos po sila ng gulay sa simbahan. Eh ako po yung nag-aayos. Sabi po niya sa akin, Tito Ogi, ang pangit. Alam niyo po ba ang ginawa niya? Nagintay po siyang umalis, yung matatanda, para po hindi masaktan. Ang ginawa po niya, tinawagan po niya si Meng para po gawin, kahit po siya ang magbayad. Kulang po yung kulay, kulang yung gulay. Nagpatakbo po siya sa Malolos. Siya po mismo ang tumakbo sa Malolos. Ganun po siya kaarte. Opo. Hindi po. Palagi yun kasi, si Eloy, sabihin niya, Ge, sabihin mo naman kay Danjan, yung chinelas, o kaya yung bag, o kaya yung sapatos. Sabihin mo naman sa kanya, yun yung gusto ko, sisend ko sa iyo yung picture. Pag sabi ko po kay Janjan, Jan, gusto daw nanay mo ng ano, ganito, ganito. Ay, naku, tumigil siya, ganun. Ending, binili din. Ganun po siya talaga. Hindi po niya pababayaan yung pamilya niya talaga. Hindi, hindi, hindi. Lahat ng malapit sa kanya, hindi. Isa pa, kaya tito-tito, palagi niya sinasabi. Depende kay lolo-tito. Kung ano yung sasabihin ni Lolo Tito. Tito Tito, ang daming damay nagkulay siya ng buhok. Ingitero kasi, may nagpa-bleach sa akin, nakita niya, gusto rin niya, blue-green daw. Ang sabi ko, baka mamaya pagalitan ka. Sabi niya, hayaan mo na, pag minura ako ni Lolo Tito, edi bumalik ako sa'yo, pakulayan ka ng black. Kinabukasan lang, nagpakulay ulit siya ng black. Iyon, hindi ako iiyak. Sabi ko sa kanya kanina, hindi ako iiyak. Ano, nagkumpisa kasi yun, matagal na eh. Sa akin siya na kumakain sila lahat. Kasama siya, hindi siya talaga pumapalya gabi-gabi ng doon hanggang makilala nga niya yung si Popoy. Pinakilala niya. Masaya naman kami nung una, kaya lang medyo sedoso talaga. Lagi sila nag-aaway. Pero ngayon parang okay na na po eh. Hindi na siya nagsaselos. Hindi na nang aaway. Kasi natatandaan ko unang alis namin, nag-aaway pa sila. Ang dami kong kwento, hindi ko maisip lahat eh. Papasalamat po ako dyan kasi hindi ko alam kung Tito Ogi talaga tawag niya sa akin.
siguro may iba-ibang ano. Pag Tito Ogi kasi Tito Ogi, may kailangan. Merong papakisuyo. Pag Gi, may kukwento, may chismis. Pero pag nagmamadali, gi, tatayon sa bahay. Hindi ko po alam kung bakit ano meron sa shop, bakit dun po sa palagi. Pero yung last, natatandaan ko sa kanya nung lowest point nung career niya as SK President. Kasama niya si SK Jules, dumaan sila sa bahay, tapos nag-park lang tayo, no? Somewhere. Tapos, iyak lang siya ng iyak, humahagulgul siya. Pagkatapos nun, sabi namin, ano, balikan natin, ganyan natin. Pero wala kang marinig sa kanya, hayaan na lang natin. Hayaan natin sila. Ganun siya kabait, hindi niyo hindi siya kumagante, hindi siya gagante. Hindi. Kahit na tinutula ko na siyang gumante, ayaw niya. Hindi pa humiliya. Tutuwa ko ako. Tuwan-tuwa po. Hindi, okay na yun. Loy, love you pa din. Ramon, saka si Ira. Love you dyan. I love you dyan. Basta I love you, no? Thank you. Hanggang sa huling hininga ko siguro ang papasalamat ako kasi pakilala ko siya, nakasama. Jan, thank you, and love you talaga, love you. Maraming salamat po, Consel Ogi. Actually, si Consel Ogi ang pinaka-closest of the closest nakasama namin sa sanduri namin. Kahit po ako yung kapitan ni Jan, si Ogi pa din po ang kanyang takbuhan. So wala ba tayo kasamang agawa dito? Si Tres, nandiyan na ba si ating ingat yaman na BFF ni Janjan? Andiyan si Mami? Wala. So kung wala na po, tapos na po tayo. Hindi pa kami nagsasalita ni Vice RJ tsaka ni Consel Tito. Yan. Pasensyahan niyo na po, kami po ay gumawa ng programa pero hindi po ito nasunod dahil po alam niyo naman ang luksang parangal ay napakahirap gawin. Katotohanan yan. Yung pagtayo pa lang po dito, kailangan niyo po ng may baong-baong kayo na lakas ng loob na una at diretso pag-iisip. Dahil kapag nasimulan po tayo ng emosyon, sunod-sunta po yun. So tinatawagan ko po dito sa ating harapan ang isa din po naming kabarangay at barkada din po ni Kier. Nasabihin ko pong barkada dahil siya po ay magsasalita dito hindi bilang public official, hindi bilang mas mataas ang posisyon. Siya po ay magsasalita bilang kaibigan ng ating yumaong kasamahan. Walang iba po. Si paring RJ Caralta. Tagabarangay ka lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Wala po sa pumubuo ng sangguni ang bayan ng Pulilan. Pinararating po namin ang taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng ating kasangguni, Kier Jan Davis Guerra. Alam po ninyo, tama po ang lahat na sinabi ng ating mga kasama dito. Si Kier,
isang siyang tunay na kaibigan, isang tunay na lingkod bayan, at isa siyang tunay na anak na mahal niya ang kanyang manunan. Naalala ko po noon kasi si Kierpo medyo malapit sa akin yan. Kuya, ako ay naglong. Bakit yan naman ka ako maglonon? Ano ba ako paglalaanan mo? Kuya, magpapatayo ako ng bahay kasi pangarap namin magkaroon ng bahay. At after ilang years, natayo yung kanyang bahay. Very proud po siya noon. Kasi ilang taon lamang siya nakapag-construct siya ng bahay. Kaya very accomplished talaga si Janjan. Ako naman po, si Kier po kasi, kaya po kami naging close niyan. Sa Sangguniang Bayan, kami po yung medyo magkalapit yung age. Tinatawag nga po kami young ones dahil kami yung kabataan. Eh, sa mga seminars po, lagi kami magkakasama niya. Minsan may mga katuwaan kami mga konsehal. Kapag ka nasa hotel po kami, minsan po friendly game lang naman, nagtotong-it kami. Pero alam po ninyo, ang tong-it namin ni Kier, meron po kami laging biktima. Si Konsehal Jan tsaka si Eric Castro. Hindi nila alam, kaya lagi kaming nananalo, eh magkasabwat po kami ni Kier. At ang lahat po ng mapapanalunan namin, ikakain namin. Si Kier po, masasabi natin isang tunay na lingkod bayan. Bakit? Kasi kahit po meron siyang sakit, talagang ginampanan niya yung kanyang tungkulin. Sabi nga po kanina, nagsagawa pa siya ng paliga, interbarangay, sa Barangay Tibag. At iyon po ay naging successful. At kahit po meron siyang nararamdaman, kahit bagong kimo, kahit pinagagalitan ko siya, pumapasok pa rin po siya sa aming mga sesyon. Then ayaw po talaga niyang ma-absent sa sesyon sa Sangguniang Bayan. Kier, maraming salamat sa lahat-lahat. Alam ko, masaya ka na ngayon. Pero, ang lahat ng mga alaala, ang lahat ng iyong mga accomplishments, at ang passion mo sa paglilingkuran, hindi namin ito makakalimutan. Maraming maraming salamat kaibigan, hanggang sa muli. At ako po, bilang miyembro ng Sangguniang Bayan, bilang Vice Mayor, taas loob ko pong maipagmamalaki na si Kier Jan Dave Isguera ay isang tunay na lingkod bayan. Maraming salamat po. Magandang gabi. Maraming salamat, Targoy. Sa napakagandang talumpati. Sunodan po natin tawagin ang ating ang kanyang lolo tito, kanyang mentor. Bago po magsimula, bago pa po si Kier maging SK chairman, ay nagtrabaho na po siya sa ating munisipyo sa ilalim po ng panunungkulan ni Konsehal Tito. Ito. Magandang gabi sa ating lahat. Bago ako magsimula, gusto ko nung salamatan kayong lahat sa inyong pakikidalamhati at pakikiramay sa aming pamilya. Maraming salamat po. Doon sa mga naroon, hindi nila naririnig. Pero pinaabot ko rin ang aking pasasalamat. Sa gabing ito, inaalala natin si John. Si John Jan. At ako ay, kumbagay, may nararamdamang pagmamalaki sa dahilang si John Jan ay sa akin nahubog. Katulad ng sinabi ni Kapitan, nagsimula siya bilang admin staff ko noong ako ay maging ABC sa ating bayan. Si John Jan, madaling utusan, marunong makinig, may talino, at may diskarteng sarili na kahit wala ako doon ay nagagawa niyang gampanan
yung gusto ko. Mabait na bata si Janjan. At ako ay natutuwa na ang batang sa akin ay nahubog ay pinupuri ng maraming tao. Alam po ninyo, noong namatay si Janjan, nandito ako noon. May mga dumadating dito. Ako'y laging nauna eh. Kuminsan umaga-umaga, may dumadating. Merong isang taga Dampul First, hindi ko kilala. Sabi niya, taga rin po ako sa Dampul First. Naalaman ko po na namatay pala si SK. Sabi niya sa akin na tanong. Tapos sabi niya, nagkwento yung tao. Ang sabi niya, alam po ninyo, yan si SK, mabait na bata. Makikita pa lang ako. Aabutan na ako. Sasabihin sa akin, oh, eto na, pamasahin mo. Kaya po nung nandito yun, noong isang umaga, umiiyak. Ang sabi ko talagang ganun lang ang buhay. Mabait na bata yan at siguro naman kakalingain ng Panginoon. Sabi ko po sa kanya. At hindi lang isa, maraming tao. Minsan ang galing ako dito, papauwi ako doon sa amin sa kabila. Meron tao doon nananangis. Doon sa may madilim doon. Nakita ko, kakilala ko. Ang sabi ko, bakit diyan ka nandito yan sa madilim? Umiiyak po siya. Ang sabi niya, nalulungkot akong sobra. Sabi niya ganun. At si Janjan ay namayapa, namatay na, sabi niya. Napakabait na bata niyan. Alam mo ba na ako kahit na hindi nang hihingi sa kanya, binibigyan niya ako. May mga gamot, hinihingi niya, sarili niyang pusa na humihingi sa munisipyo para sa akin. At yan ay malaking bagay, sabi niya. Hindi isa o dalawang tao po ang sabi ng ganyan. Nagpatunay na hindi ko naman kilala. At hindi naman ano na para purihin nila si Janjan. Dahil tahimik na ginugunita nito yung mga nagawa niyang kabutihan. Ito pong batang ito, maraming pinagdaanan sa kanyang panunungkulan. At ang lahat ng kanyang naramdaman ay ibinahagi niya sa akin. Ang sabi nga ni Ogie kang ina, dumating sa kanya yung lowest point ng buhay niya sa paglilingkod. Sabi niya sa akin, Tito, ay Lolo, ganito, kinuwento niya sa akin ng tanong. May mga kaibigan siyang inaasahan ng kakampi niya, pero tinalikuran siya. Ang sabi ko, talagang ganyan. Talagang ganyan ang buhay, lalong-lalo na sa politika. Kailangan masanay ka at kailangan ay harapin mo ng may kasamang tapang. At palagay ko yun ang ginawa ni Janjan. Hinarap niya at kinaya niya ang lahat ng challenges at trials na dumating sa kanya. Nakita naman natin kahit papano, hindi siya naigupo. Iyon ang pagpapakita niya ng mainam na paglilingkod. Ako ang naging dahilan kung bakit siya pumasok, napasok sa SK. Noong dumating ang punto na, siya yung admin staff ko. Tapos, dumating yung point na meron isang department head na lumapit sa akin. Sabi niya, baka naman pwedeng si Janjan sa akin muna i-assign, sabi niya. At kasi gusto ko siyang matulungan, sabi ganyan. At doon sa aking department, mayroon siyang magandang kinabukasan o magandang hinaharap, sabi sa akin. Eh siyempre ako naman, ang gusto ko itong batang ito maging mapaayos. At naniniwala naman ako na yung department na yun ay may mas makatag na role sa governance sa munisipyo. So sige ka ako at hanap na lang ako ng iba naman na palagay ko pwede ko rin naman pagkatiwala ang katulad ni Janjan. So madali sabi, nalipat siya doon. Pero dumating ang sabi magkakaroon daw ng SK uling election at ayon doon sa criteria, nakita ko pasok si Janjan. Ang sabi ko kay Janjan, subukan mong kumandidatong SK doon sa ating barangay.
At nagwagi naman si Janjan. Nanalo naman siya ng maayos at naging kasapi siya ng sangguniang barangay. At pagkatapos noon, ang sabi ko, lumaho ka din sa federasyon. Sabi ko ganun. Ako rin ang nagtulak sa kanya upang lumahok sa federasyon. Sapagkat yung bata na yan, ay mayroon talagang itong angking leadership. At dun sa mga hindi nakakaalam, noong araw yan na nag-aaral, ay naging member ng student council ng BSU. So from that time on, alam ko na siya ay may angking kaalaman sa pamumuno. Kaya ginabayan ko siya at siya naman ay nanalo bilang presidente nga ng federasyon sa bayan natin. Si Janjan, masipag yan. Lahat ng bagay gusto niya kapakipakinabang para sa tao. Hindi siya maramot at hindi siya masusubukan. At ako ay sa pagkakataong ito ay gusto kong iparating kay Janjan. Sa paligid ko, nandito pa rin siya sa paligid-ligid. Janjan, ikaw ay dahilan upang sa oras na ito ay magmalaki ako sapagkat hindi ka nagkulang sa pagpapakita mo ng iyong paglilingkod sa barangay ng Tibag at sa buong bayan ng Pulilan. Mahal na mahal kita, Janjan, at sa muli nating pagkikita. Maraming salamat. Maraming salamat po, Lolo Tito. Siguro po ay ito na ang pagkakataon para ako ay magsalita dito sa inyong harapan. At hindi ko alam kung ano nasabihin ko. Anyway, paano ko ba sisimulan? Una-una po, maraming salamat po sa lahat ng mga nandito ngayon. Mga nagaling pa sa ibang lugar, mga bumiyahe. At naglaan ng kanilang oras ng kanilang buhay para saksihan itong Luksang Parangal o para makinig dito sa ating programa. Nagpapasalamat po ang aming pamilya sa inyong pakikiramay at pakikidalamhati. Kulang po yung salitang salamat dahil marami po dito ay araw-araw nandito tuwing tanghali. Marami din po dito na gabi-gabi ay nandito din. Yun po ang isa sa mga nakakagaan ng loob namin. Kung mapapansin ninyo, hindi naging dramatic ang ating Luksang Parangal dahil na din po sa inyo. Dahil nakikita namin na lahat ng tao dito, sigurado ako, na-touch ni Janjan. O na-touch yung puso ninyo ni Janjan. Halos lahat dito nagkaroon ng sarili-sariling kwento kay Janjan. Halos lahat dito ay natulungan ni Janjan. At tingin ko naman, hindi kayo pupunta dito para lang makiinsyoso o makipanood. Definitely, you are here because nakikidalamhati tayo sa kamatayan ng ating kasamahan, si Kirjan Day. So si Janjan, hindi ako sanay na Janjan ang pangalan niya. KJD ang tawag ko dyan. Kahit noong pa, simula na naging SK siya, KJD na talaga ang tawag ko. Dahil medyo mahaba ang pangalan niyan. Kirjan Day Dalangin Esguera. No? So kung KJD, alam niya, ako lang tumatawag sa kanya ng gano'n. At kapag tinawag ko na KJD yan, alam niya na may iutos ako kasunod doon. May mga pagkakataon po na si Janjan ay nakakasama ko sa pulong. Ewan ko kung maniniwala kayo na magsisimula yung aming pulong ng alas 11 ng gabi at matatapos ng alas 3 ng umaga. Ayan, kasama ko po dyan si Consel Ogi. Kapag kami ay may mga minamadaling mga programa sa barangay, na tingin ko ay kailangan ng tulong ng kabataan dahil siya ang in command, hindi po pwede na siya ay mawawala o liliban. Kahit po siya ay nasa munisipyo niya, gagawa po siya ng paraan para mapagbigyan yung oras ng aming pangangailangan dito sa barangay. Napakadaming bagay na gusto kong ikwento kay Janjan, pero gusto ko lang alalahanin yung mga masasayang alaala namin.
itong huling mga pagsasama namin dito sa ating barangay. So ako po ay magsasalita bilang kapitan at siya naman ay ituturing ko bilang aking kasangguni. Hindi po magiging successful ang ating Libad Festival kung wala ang isang KJD o wala si Janjan. Yan po ang katotohanan. Dahil halos karamihan ng pinaka-big events ng ating barangay during that time, si Janjan po ang nagplano noon. Yung mga malakihang event po ng court, kay Janjan po lahat yan. Si Janjan binibigyan ko ng golden time during that mga night. Ayaw niya. Nasabi niya, Tito, para sa barangay to. Tito, para sa mga kabataan to, para masaya tayo. And very hands-on siya. Kung kinakailangan nandun siya hanggang alas 4 ng umaga, hindi niya iniiwanan. At iyan ay talagang nakita namin noong siya ay nagkaroon ng paliga. So napansin niyo, sunod-sunod yung mga event ng Tibag, halos karamihan doon kay Janjan. So yung liga na ginawa niya, alam kong may naramdaman na siya during that time. Dahil kapag nagbabantay siya sa court, yung intercolor lang ng Tibag. Kasama niya doon Ate Eloy, tsaka ang Kuya Ramon at si Ira. Very supportive ng pamilya niya. Nandun sila, sisimulan nila ng alas 5, uuwi sila ng alauna. Kinabukasan, ganun ulit. Hanggang sa dumating na yung championship game. Iyan ang hindi ko makalimutan. Dahil during that night, hindi na po natapos ni Janjan yung championship. During that night, doon niya na naramdaman yung pinakamasakit. Tingin ko, yun yung pinakamasakit na time na una yung umatake sa kanya, yung sakit ng kanyang tiyan. Doon ko nakita yung paghihirap ni Janjan. So doon nagsimula. Hanggang sa siya ay nagpa-hospital na, nagkaroon na ng mga test, mga naglabasan na ng mga resulta. Na kami dito sa aming pamilya, ay biglang-bigla. Dahil alam namin sa aming sarili na siya ay malakas. So bakit ganoon? Ang unang tanong ko, bakit kailangan yung mga mabait na tao? Bakit kailangan yung mga masisipag? Bakit kailangan yung mga naglalaan ng oras para sa kapwa-tao yung bibigyan ng mga ganyang klaseng pagsubok? Madami nagsasabi ni Santa dito, napakabait ni Janjan. Madami nagsasalita dito, napakabuting tao ni Janjan. Pero ang tanong natin, bakit si Janjan? Siguro, iyon ang inilaan ng ating Panginoon. Kaya nagtaka ako kay Janjan, during the time na in agony and pain, pinilit pa din niyang tapusin yung inter-barangay league. No? Ako, sabi ko sa kanya, pinuntahan ko talaga siya. Sabi ko, Jan, sigurado ka itutuloy mo to? At your condition, at your stage, itutuloy mo nga ako to? Oo, Tito, kasi ayokong mapahiya sa buong Pulilan. Iyan ang sinasabi niya, ayaw niyang mapahiya sa buong Pulilan. O sabi ko, o saan natin gagawin? Dito po sa Tibag. Ang ginawa namin nun, nagpa-emergency meeting kagad ako. Sabi ko, Jan, kailangan makausap mo ng personal ang ating sangguniang barangay. Dahil alam ko na mayayari na tayo-tayo lang ang magtutulungan dito at tayo lang ang magtataguyod dito. So very overwhelming. Nagpatawag kami ni Kier ng meeting ng alas 5 at sinabi namin, kailangan namin kayo dito ng alas 7. Halos 90% ng sangguniang barangay dumating. Yun. Naikumit namin. Ikinumit namin kay Janjan at ipinangako namin with the help ng sangguniang barangay na tatapusin natin ito. Pagtutulong-tulungan natin ito. Lahat tayo magsasakripisyo. Kung ikaw, inilalaban mo yan dahil ayaw mapahiya sa Pulilan at gusto mong matapos sa maayos ang liga. Kami naman, inilalaban namin yan dahil kailangan ka namin tulungan. Dahil ikaw ay aming kapamilya, ikaw ay aming kasangguni. Sabi nga ni Jose Tito, yung sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. So iyan po ang ginawa namin. Malaking kawalan po si KJD dito sa ating barangay. Dahil ako, bilang punong barangay niya, nakikita ko ang kanyang mga ginagawa na talaga namang kapakipakinabang
at direktang tumutulong sa mga kabataan. Actually, may mga pagkakataon nga, pati senior citizen, pinapakailaman din ni Janjan eh. Kumbaga, pati iyon, umaabot na doon yung extension ng kanyang assistance. Na dapat lang natin ipagmalaki eh. Dahil kumbaga, napakabait na bata, napakabuting mamamayan, napakabait na anak sa magulang, very, tama ba yung term? Selfless? Yun. Yun mismo. Yun mismo yung term ko kay KJD. Very selfless niya. At sabi nga ni Sek, walang hinihindian niyan. Ewan ko kung... Sabi, sinabi ko din kasi sa kanya, huwag kang hihindi. So walang hinihindian si Janjan. Lahat tinutulungan niya sa abot ng kanyang makakaya. At unang-unang ebidensya ng kanyang kanyang kapwa-tao, eh tayo mismo na nandito ngayon. Siguro kung bibilangin ang tao dito, nasa 500. Ewan ko lang, ha? Tansya ko lang. And I expect mas madami pang dadating bukas. Maraming salamat, Ate Eloisa. Maraming salamat, Kuya Ramon at Ira. At si Kier ay ipinahiram niyo sa amin. Yung supposed to be na buhay niya. Nakasama yung pamilya niya. Pinipili pa din yung makasama yung barangay. Yung dapat na oras na ilalaan mo na lang. Yung dapat na oras na ilalaan mo lang para sa sarili mo. Ibibigay mo pa sa iba. Just imagine kung gaano siya ka-selfless. Nung nasa deathbed si Janjan, nag-message ako sa Ate Eloisa. Sabi ko, Ate, pakisabi kay Janjan, mahal na mahal namin siya. Mahal na mahal ko siya. Kasi ayokong sayangin yung pagkakataon eh. Ayokong sayangin yung pagkakataon na hindi niya madinig at hindi niya maramdaman yung pagpapasalamat ng buong barangay. Hindi ko tuloy alam kung paano ko tatapusin ito. Kung nasaan ka man ngayon na KJD, gabayan ka sana ng mga tala sa kalangitan at ibathala. At sana, gabayan mo din kami sa aming panunungkulan sa barangay. Maraming salamat po sa inyo lahat at siguro ito na yung pagkakataon. Asan ba si Ombong? Ayan. Ang sangguli ang barangay po ng Tibag ay nagayak ng isang pagkilala sa pamamagitan ng isang kapasyahan. Hayaan niyo ang basahin ko. Kapasyahan number 1, serye ng 2023. Kapasyahan nagbibigay ng mataas na pagkilala at pagpapahalaga. Ang ikawalong sangguli ang barangay ng Tibag sa Yumaong SK Chairman at Municipal Federation President na si ginagalang Kerjan Dave D. Esguera, gayon din ang pagpapaabot ng taimtim na pakikiramay sa kanyang mga naulila. Sapagkat ang pagbibigay ng mataas na parangal sa isang halal na opisyal ng barangay na yumao sa panahon ng kanyang paglilingkuran ay marapat, makatarungan at matuwid. Sapagkat sa gitna ng hindi matawarang dedikasyon, kahusayan at katapatan ng kanyang paglilingkod,
si SK Chairman at Municipal Federation President Kirjan Dave D. Esguera ay tinawag na ng dakilang lumikha noong ikawalo ng Enero 2023, alas 3:27 ng umaga. Sapagkat bilang anak ng dakilang barangay ng Tibag, ang kasalukuyang kaunlaran na ngayon kanyang tinatamasa ay hindi maitatanggi na ang Yumao ay nakapaghandog ng mga natatanging ambag buhat sa kanyang paglilingkuran, lalo't higit sa sektor ng mga kabataan. Sapagkat ang pamahalaang barangay ng Tibag sa gitna ng kanyang pangungulila sa pagyao ng kanyang bunsong kasapi ng sangguniang barangay ay nagpapaabot ng taus-pusong pakikiramay sa kanyang mga naulila. Dahil dito, sa mungkahi ni Kagawad Benerando si Esguera at pinakalawahan ng lahat ng bumubuo ng mga sangguniang barangay ng Tibag, ipinasya ng gaya dito ay ipinapasya na binibigyan ng mataas na pagkilala at pagpapahalaga sa Yumaong Barangay SK Chairman at Municipal Federation President ay si ginagalang Kirjan Dave D. Esguera, gayon din ang pagpapaabot ng taimtim na pakikiramay sa lahat ng kanyang mga naulila. Pinirmahan po ng lahat, bukod tanging siya lang ang hindi nakapirma dito. Kasi yung picture ni Janjan. Ito po eh. Masama. Masama po loob ko. Tinanggal namin ito. Ito po yung litrato namin sa session hall. Sabi ko kay Ato, pakasin mo ang kakot, bigay natin sa pamilya. Gustong-gusto po yung picture na yan. Gustong-gusto na yan. At tuwing pupunta niya doon, lagi niya binabanggit yan. Gusto daw niya iuwi. Eh ngayon, ito na siguro yung pagkakataon dyan na maidi-display mo to sa inyo. Pwede po bang tawagin ko dito ang kanyang pamilya para iabot ang aming pagkilala? Gayun din ang kanyang litrato. Diyan po kasi may sariling upuan niyan sa session hall. Ayun po, muli ay pagpapasalamat po sa lahat po na nagpunta, nagbigay po ng oras. Okay lang po ba sa huling pagkakataon, pakinggan po natin yung jingle ni Janjan dahil ito po yung isa sa mga memorabilia niya na naitabi namin eh. Sana po kayo mag-play ng maayos. Sila ay sigurado, ikaw na ang panalo. Si Janja na may puso, si Janja na may isip. Umasa ang lahat, magpapagibay mo. Itanda na talaga, umulan, umaraw. Tayo paglalaban niya, tayo, ako, ikaw. Tara, Tibag, sumama na, tayo ay nandito na. Laban ko laban kay Janja Esguera. Tayo lahat sumama na, siya'y matapa. Servisyo na sa ating ibubuhos. Marami siyang proyekto matatapos. Sistema kabataan, magiging maayos. Isang boto mo lang, tayo'y makakaraos. Angat niya na baguhin ang barangay niyo. Janjan Esguera ang ating iboto. Alam niya ang dapat na gawin siyang ating SKJ.
ito'y si Janjan lang. Panalo ka, Janjan lang. Sumama ka, ay Janjan lang. Panalo ka, Janjan lang. Sumama ka. Sa sigaw ng mga tao, ikaw ang kailangan. Ikaw dapat na mamuno sa kabataan. Magkapa ka naman ang kanda sa pagbabago lang ang kabataan. Ikaw ang iboboto at paulit-ulit ang bulong ng mga tao. Sila ay sigurado, ikaw na ang panalo. Si Janjan ang may puso, si Janjan ang may isip. Umasa ang lahat, pagpapadong mailimuk. Itanda na talaga, umula ng umaraw ay paglalaban niya tayo. Ako, ikaw, narandibang sumama na. Tayo ay nandito na, laban ko laban kay Janjan. Espera tayong lahat, sumama na siya'y matapak. Servisyo na sa ating ibubuhos. Marami siyang proyekto matatapos. Sistema kabataan, magiging maayos. Isang boto mo lang, tayo'y makakarao. So yan po yung ano yung jingle ni Kier John Dave. So para po bago po matapos itong ating luksang parangan, pwede po bang tawagan namin ang si Popoy para sa kanyang pasalamat. Boy, si Popoy mabait na bata ito. At mamaya po, bago din po matapos, may mag-aalay po ng isang tula para kay at sa ating SK. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Bloopers lang. If you remember, Cap, nung time na nalaman ng lahat yung sa kanyang sakit, nagpatawag po si Kapitan ng pagpupulong dito sa bahay ni Lakier. At nakita, narinig ni Kier ang inyong pong mga sinabi. At sobra po siyang tumatawa dahil nakakatawa daw po pala ang luksong parangal. Ang papangit daw po nilang magsiiyak at ang papangit daw po nilang magsisalita dahil iyak sila ng iyak. Sabay bilin po ni Kian noon sa akin na ito mismo ang gusto kong pang ibabaw. Tumahimik kaming dalawa, sabay umiyak ng sobra. Yung bahay, pangarap ni Kian para sa mga magulang niya. Lagi niyang sinasabi na kung di na ako nakilala, malamang naubos na naman ang pera niya sa kung saan-saan. Sabi ko, hindi. Binigay ako ng Panginoon sa iyo kasi para tulungan kita at tulungan mo din ako para sa pamilya ko. Si Ira, lagi kanya sa akin sinasabi na kawawa si Ira kapag umalis ako. Si Mama, saka si Papa, lagi niya sinasabi na laging buy one, take one tayo. Kung ano ang bibiling ko para sa amin, sa bahay, kailangan meron din para sa kanila. Which is yun yung i-continue ko hanggang sa nabubuhay ito. I wasn't be a perfect partner. But sometimes sabi kay, I have mistakes. At madalas kami nagtatalo. Minsan nagiging abogado ko kapag may mga bagay kami pinagtatalunan. Nagiging doktor ako kapag may nararamdaman siya. Dahil ako yung mirror self niya eh. Kapag after niya humarap sa inyong lahat, na masaya siya, ako yung makaka-receive nung gano'n siya kalukot. One time na sobrang in pain si Kier, he asked God, bakit ako? Mabait naman ako, diba, boy? Di naman ako naging masamang tao. And I told him na, you know, God gave this to you because you are stronger than you think of. Mas malakas ka. At one thing na lagi niya pinagmamalaki kapag kakwentuhan niya ibang tao tungkol sa sakit niya, buti nga, sa akin ito binigay eh. Sabi niya, kasi kung si Mama yon, si Papa yon, si Ira yon, baka hindi nila kayanin.
kasi alam niya na mas masasaktan siya kapag isa sa pamilya niya ang makakaranas ng sobrang sakit. Kier, salamat sa pagmamahal mo sa pamilya ko, sa lahat, from Alvarez, from San Miguel, Santos, dito sa Dampol First. Lahat sila sobrang nalulungkot, pero sa lahat sila nagpapasalamat sa iyo. Lahat ng tao sa bahay namin, sobrang nagpapasalamat sa iyo. Sa mga kaibigan ko na naging kaibigan mo dahil wala kang totoong kaibigan, sabi mo nga, lahat sila sobrang nalulungkot at nagpapasalamat dahil nakilala ka nila. Kay Konsehal Tito, na lagi niya sa akin sinasabi na, kay Konsehal Tito ako nagmana, di bali magpaluwal. Di bali magpuluwal, huwag lang kukuha ng kahit ano. Kay Konsehal Ogie, sobra din pasasalamat kay Kapitan, sa lahat ng pamilya, sa lahat na nagdadasal nung time na siya yung sobrang in pain at down na down. Maraming maraming salamat po sa inyong pagdadasal, pagmamahal, at pangunawa kay Kier. Dahil hanggang sa dulo, ang gusto pa rin po ni Kier, lahat tayo ay maging masaya. Kagaya ng ginagawa niyang pagbabalot sa mga electric fan na hanggang alas 4 ng madaling araw ng Pasko, silang dalawa ng papa niya ay nagbabalot para sa mga pagbibigyan na hindi pa nabibigyan. Ganon siya kadedicated sa mga taong nagmamahal sa kanya at sa mga taong gusto niyang tulungan. Kaya sana, Kier, lagi mong gagabayan si Mama at Papa mo at si Ira, ang buong pamilya ng dalangin at ang isgera, dahil napakabuti mong tao. You are the best. Totoo yan. You are the best man na kilala namin. At lalong-lalong na ako. Yun lamang po. At nawa po sana ay patuloy po natin ipagdasal si Kier. Na nawa po sana ay makasama po at patuloy po niyang gabayan ang kanyang buong pamilya. Muli, I love you Kier. Mahal na mahal kita. Po, tinatawagan po ang miyembro ng pamilya ni Kier. Kung sino po ang may kaya, Ramon. Pagpapasalamat lang po. Sa pagtatapos ng Luksang Parangal, hayaan po muna nating makapag-alay ang ating isang kabarangay at kamag-anak na si Kuya Herman ng isang tula para sa ating namayapang kasamahan, kapatid, kamangkin, kaibigan. Maraming salamat, Kapitan. At magandang gabi po sa inyong lahat. At taus-pusong pakikiramay sa pamilya ni Janjan. Minsan si Ramon, Loisa, mga pamangkin, at lahat ng mga kamataan kundi kaibigan na naririto. Ako po ay hindi nagkaroon ng swerte o kapalaran
na matagalang makilala, nakausap ng mayapa sapagkat bagong lipat pa lamang kami dito at kami ay galing sa Antipolo. Ngunit pagkatapos kong marinig ang mga pahayag at talumpati ng marami sa inyo, lalo na mula kay Tito-Tito, kay Kamsir Tito, kay Kapitan, ay lalo akong nang hinayang na hindi ako nagkaroon ng pagkakataong lalo pang makilala si Janjan. Ganun pa man ang sabi nga ni Tito-Tito, may kliman ang naging buhay niya ay naging makahulugan naman ito at makabuluhan. Meron akong dalawang tula anong inihanda. At ang una ay inamagatan kong at patawarin mo kami sa aming mga utang. Ito po ay mayroong spiritual na dimensyon at ganoon na rin ay na political at pangkabuhayan. Lalo na at magbibigay ng lalo pang kabuluhan ang buhay ng namayapa kung ipagpapatuloy ito ng kanyang mga naging kasama sa barangay, mga kaibigan at mga kamag-anak. Dahil ang pagpapatawad ay maglilinis ng kaluluwa ng mga utang at ganun din naman kung titignan ang kalagayan ng buong bansa at ng buong mundo sapagkat tayong lahat ay dapat mamulat sa katotohanan na ang utang ay pinagsisikil ng mga makapangyarihan sa mundo at sa bansa. At patawarin mo kami sa aming mga utang. At patawarin mo kami sa aming mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Saad sa tanging panalangin itinuro sa atin ng anak at tagapagligtas na itunuturing ng buong mundong lagi ng dalangin katiwasayan ng salinlahing darating. Lalo na't kung utang pala'y totoong patibong na sadyang iniumang na mga uring ulupong kung mahuhulog din na kailanman babangon mga tao at bansang nangailangan ng tulong. Mistulang tinuklaw ng makamandag na ahas sa paggalaw at pag-unlad di na makapangahas. Mga sakop ay patuloy at lagi nang hinuhutot ng malalaking bansang tusot mararamot. Kanilang katwir at kaisip ay pawang baluktot. Hindi natin kailanman ito sukat na malimot. Gaano man nila pinahirapan, pinasasalimot kanilang panlulukot pandininlang di makalulusot. Labis-labis na ang kanilang naging tubo, kanilang puhun ay umulit na ng ilang ibayo. Ngunit utang na dapat bayaran di nagbabago habang nagtatagal lalo pang lumalago. Kaya't kayod lang ng kayod sa maghapon ng tao, di na maaninag ang katuturan ng buhay sa mundo. Lahat naman ng lakas tao at yaman sa bansa na inilipat at napupunta sa kanila ng kusa, pinapalitan lamang ng mga dolyar na basa, malayong makapagbigay ng anumang pag-asa. Kailangang tapusin na ang ganitong kabalintunaan. Dolyar nila'y huwag nang tanggapin at huwag palitan. Bangko nila't pera ay nilikha at batas sa pandaraya. Walang puwang sa mundong marangal at malaya. Sa kanilang pagkakasakmal ay dapat kumawala
Putulin na ang lahat ng kaugnayan sa kanila. Tablahin at burahin ang lahat ng utang at sanla at makapagsimula ng malinis at malaya. Sa isang kagaya ni Jan, bagamat di ko lubos ang nakilala, ay mahalagang layunin nito, hindi lamang ng barangay, ng probinsya o ng pati ng buong bansa. Sapagkat tayo ay inaalipin sa pamamagitan ng mga utang na ipinapain unang-una na ng Estados Unidos. Ngayon ay, kanina ay dadalawang isip ako na basahin ang tulong ito. Subalit, malaking pangyayari.